Mindanao. Kumusta po tayo dyan ngayon? Ano ho bang ginagawa natin ngayon sa ating mga kinatatayuan? Kaway-kaway nga po tayo, kaway-kaway. Kaway-kaway, kitang-kita po kayo dito. Okay, great morning po sa ating lahat. Salamat po kay Ma'am Doyi at kay Sir Sok sa pagkakataon natin ngayon ulit. Anong araw ngayon? Biyernes na naman. Mga nakangiti na naman ng mga dealer ng First Vita Plus. Bakit kaya nakangiti sila? Okay? Binabati ko po mga official speaker ng First Vita Plus na nandyan po ngayon. Doc RC, nandyan po siya ngayon. Okay? Upline Des, Upline JR, nandyan din po siya ngayon. Ang mga visionaries, kaway-kaway po mga visionaries. Ang winners at ang champion ni Ma'am Bondoc o Infinite ni Sir Kasapaw at Ma'am Beth Kasapaw. Ang Knights of the Champion ni Upline Shirley, nandyan po siya ngayon. Wings, si Upline Ren, Pamintuan, nandyan po ngayon. Ang mga visionaries, Vita Eagles, mamaya po, huwag po tayo aalis. Kasunod po natin siya magsasalita ngayon dito. Okay, UPGH, Empowered Visionaries, binabati po natin kayo dyan ha. Kaway-kaway po tayo, galaw-galaw sa mga pesto. Okay, patingin ng mga kamay nyo. Kaway-kaway, kaway-kaway po tayo. Okay, mga nandito sa 8th floor, binabati ko po. Salamat po sa pag-aasikaso sa amin dito. Sarap ng kape. Okay, mga taga 8th floor, 3rd floor pa. Okay, Ma'am Cory, naku. Yung mga assistant po natin dyan, yung mga staff natin, no? Pag nag-ago ng promo, napupuyat po sila, hindi po sila natutulog. Okay? Mga taga second floor po, kay Sir Joel, kay Ma'am Sandra. Salamat po sa pag-aasikaso sa mga dealers natin. Kawawa ho sila kasi napupuyat po sila, lalo na pag nagpo-promo si Ma'am. Diba? Wala hong tulog sila, pagkaso sa mga dealers. O yung mga nasa registration natin, sila Ma'am, ano, Ma'am Cheryl, sila Ma'am Susette, o sila Janine, andyan po sila ngayon. Diba, nag-aasikaso sa mga dealers natin. O yung IT natin, lalo na ngayon pag may mga PIBA, chine-check po yan kay Ma'am Joyce at kay Ma'am Richie. Naku, okay, salamat po sa kanila sa pagkakataon na nakakatulong po tayo sa ating kapwa. Okay, so mga hindi pa po nakakakilala sa akin, magpapakilala lang po ako. Dr. Mendiola po. Yan, graduate ako ng FEU 2001. Practice ko family medicine. Okay? Isa po ako sa mga official speaker ng First Vita Plus. O ganun din po, dati po ako isa sa mga senior house officer ng isang hospital dito sa Manila. Ganun po kami yung mayari ng Lucena Product Center ng First Vita Plus. So yung kasama ko po dyan yung aking may bahay na gumagawa ng aking slide. Okay? Ano pa ho? Ang pag-uusapan ulit natin ngayon, tungkol ulit sa ating immune system. O Luzon, Visayas at Mindanao, kinig po tayo. Circles of Mindanao, kinig po tayo dyan ha. Galaw-galaw po tayo. O, ano ho ba ang immune system? Tandaan nyo ho ba kung kailan kayo huli nagkasakit? Diba yung tipong pairamdam nyo, hindi na kayo makaalis ng bahay. Tandaan nyo ba yun? Tapos nakahigala kayo sa kama, nagpapahinga. Tapos after ilang oras o kaya ilang araw, okay na ulit ang pairamdam nyo. O sa dyan po gumagana ang immune system natin. Okay, para mas madali nyo maintindihan, sa mundo po natin, alam nyo ba ang immune system? Sila ho yung mga parang pulis. O kaya mga sundalo. Anong ginagawa nila, di ba? Sila ho yung nagbabantay sa mga masasama. So ganun din po yung katawan natin. Di ba? Ang ginagawa naman ng katawan natin o ng immune system natin, binabantayan po yung mga virus. O kaya yung pagtanda natin. O kaya cancer. So yan po ang gawa, trabaho ng immune system, bantayan sila. Tandaan nyo ho ba, di ba minsan may pasyente na may cancer na sasabihin nila, ayaw nila magpagamot, ayaw nila magpa-chemotherapy, ayaw magpa-radiation therapy. Ang gagawin po nila, kakain daw sila ng masustansyang pagkain. So anong ginagawa nun? Pinalalakas po nila ang kanilang immune system. So yun po ang trabaho ng immune system sa ating katawan. O, nasusundan nyo ha? O, para makita nyo ito, ito ho ay actual na nakikita sa microscope. Yan po yung nakikita sa dugo. O yung makikita nyo sa mga screen nyo, nakasulat dyan, neutrophil. Yan po yung kulay dilaw. At yung kulay orange naman, yan po isang uri ng bakterya. So, anong ginagawa ng katawan natin? Binabalutan yung kulay orange hanggang sa ito'y mawala. So, yun po ang trabaho ng immune system. Okay? At alam nyo ho ba, ang immune system, ano yan eh, paano gumagana?
meron siyang tinatawag na overuse o overactivity yung immune system o kaya underactivity yung immune system. Ibig sabihin noon, pag overuse naman, pwede rin mag-cause ng sakit sa katawan natin. O yun namang underuse o underactivity, so hindi nilalabanan ng katawan natin yung mga infection na pumupunta sa atin. Okay? So paano gumagana po ang immune system sa ating katawan? Meron nung kasi tayong tinatawag na ano, first line of defense. So kita nyo sa mga screen nyo, di ba, nakalagay dyan, physical barrier. Yan po yung tinatawag nating ano, first line of defense. Kagaya ng balat. Ang balat ho natin, siya ho yung ano, nagtatrap, siya yung dinadaanan, di ba? Siya ho pag nasugat, makakapasok yung mga dumi. O kaya mag-cause ng virus o bakterya. Yung ating sipon sa ilong. So ang gagawin niyan, itatrap niya yung mga germs sa ilong natin, yung mga sipon-sipon. Ang tawag ko dyan, mga first line of defense o yung mga tinatawag na physical barrier. Kaya lang, o makikita nyo, di ba yung kulay pula? Nakamantay po siya doon sa bakod. O yan po yung kulay pula, yan po yung immune system natin. Binabantay nyo bakod para hindi makapasok yung mga dumi. Kaya lang may nakakalusot. Ibig sabihin nakapasok. Doon sa pangalawang litrato, may nakalusot. Okay? Ngayon, pag nakalusot sila, ang mangyari sa atin, sample, kumain ka. Diba? May nakain ka, nakapasok sa katawan natin yung dumi. Nakukuha nyo? Diba? Kasi may mga pagkakataon na nakakalusot. Ang tawag sa kanila, physiologic barrier. Nalusutan yun. Kanina, yung physical barrier, yung makikita mo sa labas. Ngayon, pag nakapasok sa loob, kagaya sa bituka natin, yung kinain natin, nakapasok sa bituka. Makikita nyo sa litrato, sa inyong mga screen, yung bituka natin o yung stomach natin, diba, dyan pinutunaw yung mga pagkain. Acidic ang environment na yan. Ngayon yung mga nakain natin, tutunawin niya, kasama ho doon yung mga dumi o germs na nakapasok sa atin. Kasi may mga bakya talaga o virus na nakakapasok. So ang gagawin niyan, yung physiologic barrier, diba, na nasa first line of defense natin, tutunawin ngayon yun hanggang sa mamatay yung mga nakapasok na dumi sa katawan. Pag may nakapasok pa rin ang trabaho ng immune system, di ba, iipunin siya. At alam niyo ho ba ang immune system, ang trabaho niyan, yung meron siyang kakayahan na kilalanin ka, tapos tatandaan ka niya. Okay? Para pag nakapasok ulit yung virus o invader sa katawan natin, alam niya paano gagawin. Kagaya ng makikita niyo sa mga litrato, di ba, sa screen niyo. Ngayon, matalino ang immune system natin, di ba? Pag may nakapasok, di ba, kukuha siya ng rescue na invaders. Kukuha siya ng may nakapasok na invaders, kukuha siya ng rescue. Mga nakakulay green na sombrero, yan po yung immune system natin. At kanya-kanya po siya ng trabaho. Di ba? Makikita mo, may papatay, may dalang spada. Pero makikita nyo yung number 4, di ba? Kinukunan niya ng litrato. Kasi yung immune system ng katawan natin, may kakayahan o may abilidad siya na kilalanin yung pumasok sa'yo o invaders, di ba, at tandaan niya. Kasi kung walang ganyan ang immune system ng katawan natin, lagi ho may sakit. Di ba? So anong ginagawa ng katawan natin, tatandaan niya. Para pag may pumasok ulit na mga invaders o virus, di ba, alam niya paano niya lalabanan. Okay? So maliwanag po, no? Kung may mga katanungan po tayo o may mga consultation, ihanda lang po yung mga tanong natin. So after po ng webinar natin, pwede po kayo magtaas ng kamay, makikita ko po kayo sa mga screen, tapos i-entertain po natin yung mga question nyo o mga consultation. After po ng consultation, diretso po tayo kay Upline Fidel sa marketing plan naman. So huwag po tayong aalis, ha? So maliwanag po. So balik po tayo. So yan po, dyan po gumagana yung immune system ng katawan natin. Kaya lang, lahat ng yan, virus, bacteria, di ba galing siya sa labas? Meron din pong sakit na nanggagaling sa loob. Ang tawag po dito, autoimmune na mga sakit. Okay? Pwede ho siyang leukemia, lupus, psoriasis. Ano ho ba yung mga autoimmune? Di ba, binanggit ko sa inyo kanina, ang immune system natin, di ba, pwede ho siyang overactivity. Ibig sabihin, yan po nagkakaroon ng sakit. Ibig sabihin po ng overactivity, di ba, yung sarili mong cell, yung sarili mong katawan nag-react mismo sa sarili mo din. O kaya naman, decrease ang activity ng immune system natin.
pag decrease po ang activity ng immune system natin, di ba? Anong gagawin yan? Yung sarili mo mismo, magpuproduce ka ng antibody para sa sarili mo din. So, anong nangyari? Kinakalaban ng sarili mo, yung sarili mo. So, ganun po yon. Kaya nagkaaroon ng mga autoimmune na disorder. Okay? Sample ng mga autoimmune. Eto. Yan, makikita niyo yan? Pamilya po ba kayo dyan? Arthritis. Rheumatoid arthritis. Ibig sabihin po nito, joint inflammation. Okay? Ang nangyari po dito, yung sarili mong katawan nag-produce ng sariling antibody para sa sarili mo din. So, sarili mo ang naglalaban. So, isa po siya sa mga autoimmune hit. Diba? Nag-i-inflame, masakit po siya. Common po siya sa mga may edad, pero pwede rin ho mga bata. Okay? Kalimitan, nakikita po yan, rheumatoid arthritis, dito sa kamay, sa paa, sa tuhod, sa wrist, pwede po siyang makita. Okay? Ano mga naramdaman pag ikaw nagkaroon ng rheumatoid arthritis? Ganito po, di ba? Yung joints nyo, makikita nyo sa mga screen nyo, namumula. Okay, masakit. Tapos, hirap gumalaw. Di ba? Masakit yung mga joints, namamago siya. So, yan po mga nararamdaman kung ikaw may rheumatoid arthritis na isa po siyang klase ng autoimmune na sakit. Ibig sabihin yung sarili mong cell nag-react mismo sa sarili mo din. Okay? Ang tawag ko dyan, rheumatoid arthritis. Kasi, meron din po tayong tinatawag na osteoarthritis. O makikita nyo sa screen nyo, ha? Yan po yung normal joint natin. Di ba maganda siya? Pangalawa, osteoarthritis yung nasa gitna. Ibig sabihin nun, yung dalawang buto mo nagkikiskisan. Ang tawag nun, osteoarthritis. Okay, yung nando sa dulo, rheumatoid arthritis. Okay, yung joint hindi nagkikiskis. Kaya lang yung fluid mo, yung synovial fluid, namamaga po siya. Okay, inflame, masakit. Yan. So, yun po yung kaiba ng osteoarthritis at rheumatoid arthritis. So, maliwanag po. O yan po, mga sample po ito ng autoimmune na sakit. At ang dami pong mga autoimmune na sakit. Okay? Kagaya po ng binanggit ko, leukemia, cancer sa dugo, hindi po ito bukol. Wala kang makikita ang bukol kasi sa dugo po siya na cancer. Lupus, psoriasis, saka Guillain-Barré syndrome. O, mga sakit po yan. Okay? Ngayon, meron po tayong tinatawag na lymphoid organ. Kasi ang katawan natin, exposed po siya sa maraming microorganism o mga pathogens. Kasi kahit saan nagpupunta tayo, exposed po tayo. Diba? Halos araw-araw, pinakakaharap tayo. Ang hangin, may pollution, madumi. Pero bakit hindi po tayo nagkakasakit? Nakukuha nyo? Kasi meron tayong tinatawag na immune system. At ang immune system, meron nung siyang lymphoid organ. So makikita nyo sa skin nyo, tonsils, kagaya po ng tonsil, first line of defense po yan. Diba? Pag may pumasok sa ilong o kaya sa bibig na mga dumi, sasalain po ng tonsils na yan. Siya po ang nagtatrap ng mga dumi o bacteria o virus na pumasok sa katawan natin. Mapapansin nyo bakit lumalaki. Diba? Minsan malaki, tapos hindi ka makagalaw, para kang magkakasakit, namamaga ang tonsils nyo. Bakit? Kasi nakikipaglaban po siya sa mga virus man o bacteria. Nag-react po yung tonsils natin. Kaya nga po siya nagtatrap eh. So, may importante pala yan. Kasi minsan akala natin storbo, di ba? Kasi lagi, tapos papa-opera. Alam ba natin na tinatrabaho niya yung mga virus o bacteria na pumasok sa katawan natin? Ano pa? Appendix. Diba? Sample, diba? Ang appendix, ino-opera din po ito. Ngayon, ang trabaho po niya, siya po yung bahala sa movement ng ating dumi sa loob ng bituka. So, importante rin po yan. A spleen. Alam niyo ba ang spleen? Nag-a-assist po siya sa filter ng ating dugo para maging malinis po siya. So, lahat ng yan may mga functions. Diba? So ang trabaho ng immune system natin, yung lymphoid organ natin, siya po ang bahala sa mga dumi na pumapasok sa katawan natin. Ngayon, para ho siya maging malakas, alam nyo ho ba na may dalawang vitamins na kailangan pampalakas ng immune system? Bukod sa balanced diet,
kailangan natin ng vitamin A at vitamin C na kailangan pandagdag para mapalakas ang immune system natin. At ang maganda po, ang usapan natin mamaya na gulay, mayaman po sa vitamin A, vitamin C. Okay? Na nasa First Vita Plus. Ngayon, kalusugan, pamilya, financial security, lahat ng yan kayang ibigay ng First Vita Plus na iniinom natin. Okay? At pag-uusapan natin mamaya. Kasi kung titingnan po natin ngayon, ang edad ng tao, hindi na ho kasi pahaba. Diba? Bakit? Ang dami hong namamatay ng maaga. Misan nga, wala pang 70. Yan kasi average eh. Pagdating ng 2010, average po ito. Diba? Ngayon, dumadami ho, mas mababata pa, namamatay agad. Diba? Alam nyo ho bang populasyon natin ngayon? Nasa 108 million. Diba? Kanina, nasa balita lang, 108 million. Pagdating yata next year, aabot ng 109 million. Diba? Ang edad dati, 1910, umabot ng 100. Pero ngayon, ang average, 70. Pero ang dami ho ngayon, mas bata pa dyan, namamatay. Bakit? Diba? Tingnan natin, ano ang dahilan ba tao namamatay? Number one po, sakit sa puso. Pangalawa ho, malignant neoplasma, yung tinatawag nating cancer. Pangatlo ho, sakit sa baga, kadalasan pneumonia. Mamaya, pag-usapan din natin yan, pneumonia, ano ba yung pneumonia? Diba? O tama-tama, pneumonia. Pangatlo, yung sakit na kumakalat ngayon, kagaya nito, grupo ng sakit yung coronavirus. At ang naapektuhan po dito, yung baga natin. Ibig sabihin, COVID pneumonia. Viral pneumonia, pero COVID yung virus, kaya ho may mga namamatay. At alam nyo ba, kung gaano kadami na ang apektado ng virus na yan. Diba? O, tingnan natin kahapon, nasa balita. O, ngayon siguro, 28,000 na. 27,799 total number of cases ng coronavirus dito sa Pilipinas. Ang deaths namamatay, 1,116. So napakadami na, no? Pero maganda naman, no, recovery is mataas. Oh. Dati, sabay sila. Bisa nga, mataas pa yung death, eh. Wala recovery. Diba? Dati. Pero ngayon, kung titingnan nyo, mataas na recovery natin. Okay? Pero sa US, may time dealer, 'di ba? COVID positive, walang gamot, senior citizen, pero natulungan ng First Vita Plus. Okay? So maliwanag, anong coronavirus? Typically mild po siya. Pero sa mga pagkakataong ito, lethal po. Kasi may mga kaso na lethal, ibig sabihin namamatay. Kung nabalitaan niyo po yung SARS, mga 1990s po ito, MERS-CoV. Tapos ngayon yung COVID, 'di ba? Yan yung mga lethal na kaso ng coronavirus kasi madami yung klaseng coronavirus. 'Di ba? Hindi lang isa 'yan, pito ho siya. At yung ibang coronavirus na mga mild cases na nakakaapekto sa tao, particularly sa atin ba, hanggang ngayon nakakalat po siya sa mundo natin. Okay? O kaya ho siya naging pandemic, tingnan natin. Kasi apektado na ho global. Kung makikita niyo yung global sa baba, yung bilog, oh, epidemic. Epidemya, ibig sabihin po, madaming kaso sa isang lugar. Ang tawag ko dyan, epidemic. O makikita yung mga dots. Pag sinabing pandemic, madaming kaso sa madaming lugar. So, ibig sabihin, ang COVID-19, di ba, buong mundo apektado. Kaya ho siya naging pandemic. At itong kaso na papakita ko sa inyo, ito po yung unang kaso sa Wuhan, China, na nagkaroon ng COVID. Diba? Siya po yung 44 years old na nasa market. Diba? Seafood market. Yan po yung x-ray niya. Ito yung normal na baga, kulay itim, maganda. O nung December 29, unti-unti nagkaroon ng puti. Kung titingnan po yan, pneumonia po ito. Kaya lang, ang bilis ho ng progress. Diba? Ang bilis mag-deteriorate ng pasyente. Ibig sabihin, ang bilis kumalat ng sakit. Makikita nyo yung letter C, halos puti-puti yung kanyang baga. Ang tawag dyan, pneumonia. Diba? COVID pneumonia po siya. O sa China, ang tawag dyan, Wuhan pneumonia, Wuhan virus. Kaya novel, na-discover po yan noong 2019. At makikita nyo, ito ho ay yung autopsy report. Confirm positive siya. So, ano siya, COVID. Tapos makikita mo yung lymphocytes. Nakita doon sa baga niya, sa katunayan po na virus po yun. Diba? Kasi, ibig sabihin niya na, virus yung cause ng death.
nung pasyente nang dahil sa COVID virus po 'yon. Kasi meron ho tayong tinatawag bacterial pneumonia. Kung makikita niyo sa screen niyo, 'di ba? Yan ho yung mga pathogens, ibig sabihin ng pathogens kahit anong organism na magdudulot ng sakit sa tao. 'Di ba? Yan yung baga. Ibig sabihin, ang pneumonia pwedeng manggaling sa virus, bacteria o fungi. Hindi lang ho COVID, 'di ba? May pneumonia tayong nakukuha dahil sa bacteria. Meron din po sa virus o sa fungi. Hindi lang ho dahil COVID-19 na pneumonia. So madami yung klase yan. Yan po mga yan, nakikita nyo sa screen nyo, yan po yung mga nagdudulot ng sakit sa baga, particularly ng pneumonia na sakit. So maliwanag po. At kung i-imagine nyo ha, imagine nyo, eto ho yung baga natin. Ayan ha. Yan yung baga. Yung nasa taas na litrato, yan yung healthing baga. Makita nyo malinis, ang ganda ng butas, di ba? Ang ganda ng daloy ng paghinga ng tao. At yung makikita nyo sa screen nyo, alveoli, di ba? Ang ganda, ang linis niya. Okay? Nung nasa ibaba, pneumonia, ibig sabihin may sakit, makikita nyo, namumula siya, tapos lumiliit yung daluyan ng paghinga. Pagkatapos yung kanyang alveoli, napupuno siya ng mga sipon o secretion o doon mucus. Di ba? May mga kulay dilaw siya. Kaya ang tao nahihirapan kung huminga. Okay? O para mas ma-imagine nyo, eto mas malaking litrato. Yan o yung baga natin. Kita nyo sa screen nyo? Doon sa kabilang litrato, yung kulay pula, kulay pink, may mga kulay dilaw. So mahihirapan o tayo makahinga pag ganyan. Diba? So na-imagine nyo siya. Kaya ang tao kahit minsan naka-recover na, yung lethal na kaso ng COVID, diba? Naka-recover yung baga, kaya lang naka-recover ho tayo sa COVID, nag-negative ka sa test, pero nasira yung baga mo, kaya minsan may mga tao na mamatay pa din. Kasi hindi naka-recover yung ating lungs. So maliwanag po, o yan. Yan po ang mga dahilan bakit ang tao nahihirapan huminga. Kaya mapapansin nyo bakit po nagpapausok sila. Kasi kailangan gumanda ang daloy ng paghinga ng pasyente. Diba? Kailangan yung dalan, gumanda yung butas ng paghinga niya, lumuwag po siya. Ibig sabihin, mag-dilate, lumaki. Kaya ho, dapat, di ba, nagpapausok sila. O yan po yung mga, ha? Yan po yung mga dahilan. So nakikita nyo, sa maliwanag po, ha? Okay, yan po yung mga pneumonia. Ngayon, meron din po tayong tinatawag na mga sakit na COPD. Ang tawag doon, chronic bronchitis o kaya emphysema. Okay, tingnan nyo, ha? Anong kaibahan nito, di ba? Nakukuha yan doon sa mga madalas naninigarilyo. Noong nagkaedad sila, hirap na ang baga nila paghinga. Kasi naapektuhan ito. O yan po yung healthy. Makikita nyo? Healthy yung airway. So maganda yung pagdaloy. Yung alveoli, malinis din. Diba? Sa kabila ho, bronchitis, yung daluyan ng paghinga na pupuno ho ng sipon o mucus, nahihirapan ngayon silang huminga. Okay? Sa emphysema naman, yung alveoli, apektado rin, inflamed din po siya. Kaya ang tao nahihirapan huminga. So maliwanag po, yan ho yung mga sample ng sakit sa baga. Na ang sakit sa baga, pneumonia, pangatlo po sa nagiging dahilan bakit ang tao namamatay. So maliwanag po, meron kasi tayo tinatawag na hospital-acquired na pneumonia o kaya community-acquired na pneumonia. Community na, kuha mo sa labas. Hospital, na mo na ng hospital, no, ikaw na hospital, no, na sakit. So maliwanag po tayo dyan, ha? Ngayon yung mga yan, sakit sa baga, paano nakukuha? Diba? Pwede mo siyang respiratory droplet o kaya airway. Ang coronavirus respiratory droplets, pwede sa pakikipag-usap, pwede mo sa sneezing o aching-aching o kaya ubo-ubo. Pwede mo siyang makuha dyan. Okay? Ang virus, paano kumakalat? Sabi, alam ho ba natin na ang kamay natin makasalanan? Dok, ano ibig sabihin na makasalanan ng kamay? May nahawakan ang bagay na inihawak mo sa mukha mo. So naging nagkasakit ka. Kaya ho siya makasalanan. Infected yung bagay na nahawakan mo o object, diba? Tapos inihawak sa mukha, o sumaapektuhan ho tayo. Magkakasakit ho tayo. So, droplet. Ano pa? May mga alaga tayo na na-infect ko siya, pwede ho tayo mahawa. Vice versa, affected tayo,
pwede ho tayo makahawa sa alaga natin. Pero maliit lang naman po yung chances. Saan ho siya papasok yung mga virus? Di ba ang kamay makasalanan? So lahat po pwede. Sa balat, first line of defense, nasugat, o pwede mapasukan ng dumi. May infect ka. Sa bibig, pwede rin. Hawak-hawak sa bibig. Sa mata, sa ilong, di ba? So lahat pwedeng mapasukan ng sakit. At pag na-infect tayo ng coronavirus, lahat ng yan maramdaman natin. Una, sakit ulo, sakit lalamunan, o bakit tinamo yung pathway. May virus na nasanghap ka. Hindi kilala ng katawan natin panunguna. So mangyari, bababa sa lalamunan. Hindi rin na-trap ng tonsil. Bababa sa baga. Uumpisa, mag-uubo ka na. Okay? May rapan ang huminga kasi naapektuhan na yan. Una kasi, sore throat. Tapos, uubuhin ka, may rapan huminga. Pag kumalat na sa dugo natin yan, systemic. Pwede ka nang lagnatin, sakit ng dibdib, mag-chills, mabilis ang tibok ng puso, hanggang magkaroon na renal failure o maapektuhan ang ating bato. Okay? Incubation period, 2 araw hanggang 14 na araw. Ang median, 5 to 6 days, maglalabasan yung mga sakit natin, yung mga sintomas. Kaya minsan, di ba, positive sa rapid test, asymptomatic, ibig sabihin, wala hong nararamdaman. Pero positive na sa rapid test. Pag nag-polymerase chain o real-time test, di ba, ilan po nagne-negative, tapos ilan po, yung confirmatory, ilan po nagpa-positive. So, yun po yung nangyari sa nakataon natin. So, maliwanag po? Ano pa? May mga dahilan bakit ang katawan natin bumabagsak ang immune system. Ang number one po dyan in stress, anxiety. Na-diagnose po tayo ng COVID positive, tapos madedepress ka pa, magkakaroon pa ng anxiety, lalo po tayo magkakasakit. Kasi ang labanan po dito, yung isip natin, di ba? Pag hindi natin nilabanan, nakaya natin yung sakit, babagsak tawa natin. Matitrigger lalo yung sakit natin. Diba? So, stress, anxiety. Ano pa? Alcohol. O, tinan nyo, ang alcohol, alam nyo ba? Problema na yan globally. Pero alam nyo na related po siya sa pneumonia. O yung tinatawag na acute respiratory distress syndrome. Related po yung excessive alcohol intake. Kasi pumapasok sa katawan natin o sa isip natin, pag sinabing alcohol, ang pumapasok na sakit, ano? Diba? Pag sinabing alcohol, anong pumapasok sakit? Alcoholic liver disease. Kalimitan yan ang pumapasok sa atin eh. Diba? O kaya yung tinatawag na liver cirrhosis. Ang liver cirrhosis kasi, end stage na to ng sakit sa atay o sa liver. Yan po makikita nyo, normal yung liver, pwede po siyang maging fatty liver, o kaya pwede po siyang hepatitis. Kasunod niyan, fibrosis na, tapos liver cirrhosis na. Ibig sabihin, masisira na po yung ating kidney. So yan po yung ano, yan po yung nangyayari sa atin. Pag too much alcohol intake, bata pa lang, nagiinom ka na halos araw-araw, pwedeng magkaroon ka ng fatty liver, tapos fibrosis, masira yung atay natin, tapos cirrhosis. Pwede rin na nagkaroon ka ng hepatitis, nagsira ang liver, tapos cirrhosis. Okay, so maliwanag po. Ano pa? Smoking. Ang smoking po, dahilan din bakit ang tao bumabagsak ang immune system. Diba? Lahat ng yung sakit na yan, makuha mo yan sa sigarilyo. Sakit sa puso. At aking sa puso. Cataract nga kasama eh. Diba? Cancer sa lalamunan, cancer bibig, cervix, cervical cancer kasama, colon cancer kasama, stroke kasama, sakit sa kidney kasama. So halos lahat po related po sa smoking. Bukod sa bumabagsak ang immune system ng katawan natin, lahat po yan naapektuhan pa. Ang daming sakit idudulot dito sa katawan natin. So ano pa? Kulang sa tulog, kaya importante kumpleto ang tulog natin. At least 8 hours. Diba? Inom ng madaming tubig. Diba? So araw-araw po, may tubig dapat tayo. Okay? Tapos, exercise. Tapos, diet. O, bawasan yung trans fats na pagkain. So, maliwanag, para maprotektahan ang sarili natin at ang ibang tao dahil sa pandemya,
ng mundo natin, 'di ba? Ano mga kailangan gawin? O ito lang po, common na po ito ha. Face mask o agad maaari shield. Para pag may kausap, protektahan mo sarili mo, siya din po na poprotektahan natin. Social distance, 6 feet o kaya 2 metro. Okay? Ano pa? O social maintain po yan. Social distancing po. O ano pa? Ugas-ugas po ng kamay. Sabon at tubig. At least 20 seconds. Kung wala akong sabon tubig, at least po 60% alcohol hand sanitizer. So nasusundan po. O linis-linis po ng kapaligiran. O, madalas maglinis. Bakit? Kasi ayon sa pag-aaral po, ito yan ha. Yun daw virus, particularly coronavirus, pag daw sa metal, na-infect yung metal, sample doorknob, pwede ho siyang tumagal ng 4 hanggang 5 araw pag hindi ho siya nalinis. Okay? Pag naman sa kahoy, mga 3 hanggang 4 araw. So dapat mo nalilinis talaga para mamatay ho siya. Sa karton, sa papel, within 24 hours, namamatay po siya. So, ayon po yan sa pag-aaral. Okay? So, maliwanag. So, important is sipag-sipag paglilinis. Ano pa po? Exercise. Importante? Kahit sa bahay po, exercise tayo. At least, kung bago pala magsisimula, 10 to 15 minutes exercise, tapos 15 to 30 minutes, huwag ho biglang isang oras agad. Kasi may kilala po ako, 'di ba, mataas ang cholesterol, high blood. Nung sinabi kailangan mag-exercise, nag-exercise agad. Kaya lang isang oras inatake sa puso. So hindi 'yun ganoon. So dapat po gradual, unti-unti ho siya. So maliwanag, ang pinaka-importante, so diet. So dapat tama pagkain ang gagawin natin. Okay, ayan po. Fruits and vegetable. At ayon po sa WHO, ayan, eat plenty of fruits and vegetables. Wala akong damot sa virus ngayon. May nakita akong pag-aaral na meron na daw, pero hindi pa ho natin sigurado. Okay? So maliwanag po, ano pa? At ang maganda ho, tamang-tama ho ang First Vita Plus. Diba? Ano meron ng First Vita Plus? So para sa mga bago, meron doon siya 5 gulay, malunggay, daon ng sili, saluyot, o kay talbos na kamote. Pinagsasama ho siya sa isang sachet o kaya isang fistab. Okay? Kaya mga bata man o matanda na hindi mahilig kumain ng gulay, pag-uom nyo tayo ng First Vita Plus. So 5 gulay na po nakain natin o nainom natin. So maniwala po, nakikinig ho ba tayo? Handa ho natin yung mga tanong natin ha? Handa ho yung mga consultation after po nito. Ng webinar natin, diretso po tayo sa ano, sa consultation. Kita ko po kayo, taas lang po ang mga kamay kung may mga question po tayo. Okay, tapos after ko po mag-talk, after ng question and answer, after ng consultation, diretso po tayo kay Upline Pidel. Okay? So diretso po tayo sa marketing plan. O, para sa mga bago, sa mga first time nakapakinig, anong ba beneficyo nitong 5 gulay? Okay? Alam mo ba natin na malunggay, siya po tinatawag niya miracle tree o miracle vegetable. So napakadaming sakit na natutulungan nito. Ayan o, pag diabetes ang pag-uusan, magaling o siya makapagpababa ng blood sugar. Maganda o sa malnutrition, maganda o sa may mga sugat, meron o siya tinatawag na antibiotic property. Maganda o sa may cancer, mabilis gumaling ang sugat. At pag ang pinag-uusapan ay vitamin A, vitamin C, mataas po ang malunggay dyan. So maliwanag po, ano pa? Multivitamins and minerals. Ayan po, nakasulat na, makikita nyo na. Pangalawa naman o daw ng sili. O saan yung ginagamit daw ng sili? Di ba? Pansaulang natin sa pagkain yan. Alam mo ba natin na ang dami yung beneficyo nito? Anti-stress, anti-fatigue, immune booster siya. Di ba? Magaling mo siya makapagpababa ng blood pressure, blood sugar, cholesterol. Di ba? Meron din mo siya tinatawag na fibrinolytic activity. Doon ang ibig sabihin yan. So maganda ho siya sa daloy ng dugo. Pampaganda ng daloy ng dugo. Ibig sabihin, pampalabnaw ho siya. Kung alam natin yung aspirin, diba, para ho siyang ganun, nakakatulong siya pampalabnaw ng dugo. Kaya lang ang maganda ho dito, pagkain po siya, hindi ho siya nakakasakit ng sitmura. Okay?
So pag maganda ang daloy ng dugo sa katawan, nakakaiwas po tayo saan? Sakit sa puso o kaya mga na-stroke. Kasi pag lumalapot ang dugo, pwede mag-blood clot. Diba? Pag tumamasugat sa puso, atake sa puso po yun. Pag tumamasugat sa utak, stroke po yan. So maliwanag po, ano pa? Colitis. Ah, ito, saluyot. Saluyot. O para sa naman po saluyot. O maganda po siya sa makapag-regulate ng bowel movement. Ibig sabihin, nakakatulong po siya pampadumi. Maganda po siya sa may mga diarrhea o kaya constipated. Diba? O. Maganda ibig sabihin sa digestive system. O sa bituka, sa mga panunaw. O halimbawa, makikita nyo sa screen nyo, esophagus. May kita tayo, diretso po sa esophagus, bababa po yan saan? Sa stomach natin. Yung kinain natin, sasalain niya ng gallbladder, ayun sa ilalim, papunta sa liver. Yung excess, iihi o kaya idudumi. Diba? Kaya pag sobrang taba ang kinain natin, matapagkain, sasalain ng ano, ng gallbladder. Ngayon, pag hindi yan natunaw, hindi na ilabas, pwede ho siyang maging gallstone. Diba? Magiging bato sa apdo. Diba? At 75% po ng kang gallstone, alam nyo ho ba, cholesterol stone. Yan po yung inoopera. Okay? Sobra, excess, pumasok sa atay, kaya nagkaroon tayo ng mga fatty liver. Okay? So maliwanag po, yan po yung ating digestive system. So maganda po yung produkto natin dyan, lalo na yung saluyot na gulay. Pang-apat naman po, uray, colitis o spinach. Ito naman po yung expectorant. Ibig sabihin, maganda po siya pampalabas ng plema. Pag inuubo, mucolytic, pampalusaw ng plema, expectorant, pampalabas ng plema. So maganda po siya sa may mga problema sa baga. Okay, meron din siya tinatawag na hemostatic activity. Nakatulong yan makapagpaampat ng pagdudugo. Okay, maganda rin po to sa ating immune system. Maganda rin sa ating diabetes, sa sugar, nakakatulong din po ito. Madami pong benepisyo yan. So maliwanag po, handa po natin yung mga katanungan natin, ha? Okay, panlima naman po, talbos na kamote. O para saan po ang talbos na kamote? O pampataas po ito ng pulang dugo. O so lilinawin ko, ha, pulang dugo. Ibig sabihin, maganda po siya sa may mga anemia. O mababa ang pulang dugo. Magaling din po ito makapagpababa ng blood sugar at cholesterol. Okay, maganda po ito sa may mga dengue, pampataas ng platelet. So maliwanag po. Hyperthyroid ka man o hypothyroid, natutulungan po ito. Basta may goiter, nakakatulong po ito. Maliwanag, depende po kung anong panlasa ang gusto nating inumin. Bakit? Meron po tayong dalandan, melon, guyabano, mangosteen, o fruit and veggies with mangosteen, pineapple. So meron po tayong yan, ha? Dalandan, melon, ang alam nyo ho ba ang melon? Isa ho siya sa pinakamataas ang vitamin A. So pag melon, ang vitamin A, maganda po to sa reproduction. O may malunggay na, may melon pa. So lalong mataas ang vitamin A. So maganda sa may mga reproduction. Kaya ho, ang dami nating testimony dito na natutulungan po yung mga pasyente o mga kaibigan natin na hindi magkaanak. So nabubuntis po sila. Huwag ko tayong maiinip, ha. 7 years, 10 years na hindi magkaanak, huwag ko kayong maiinip. Pwede ho kayong matulungan ng First Vita Plus. Maliwanag po. Guyabano. Alam nyo ho ba ang guyabano, 1976 pa po, meron na ho itong pag-aaral na maganda ho sa may mga kanser. So basta ho may kanser, ha, natutulungan po, nakakatulong po ang guyabano. Fruit and veggies with mangosteen, o maganda po to sa may mga schizophrenia. O kaya yung mga na-stroke, so nakakatulong po ito. So maliwanag po. Pineapple, alam nyo ba ang pineapple, di ba? Maganda ho to sa may mga ano, sa may mga problema sa bituka. Panunaw. Maganda siya sa mahinaan panunaw. O ibig sabihin, maganda siya sa may mga ulcer. Kailangan common question kasi, Dok, paano may ulcer, bawal ang maasim? Totoo question yan, di ba? So tingnan po natin yung limang gulay. So itong pineapple, additional na benepisyo niya. So may limang gulay po siya. Okay? Pwede po siyang maligamgam, pwedeng mainit. Depende po sa inyo, pwede po siya malamig. Okay, sabay nyo lang sa pagkain, pwede po ito. So nakakatulong po siya sa may mga ulcer. Bukod po doon, ang pineapple may tinatawag tayong happy hormone. 'Di ba? Sino sa inyo nakaka-experience pag nakakainom ng First Vita Plus, 'di ba? Ang sarap ng pakiramdam. Parang gusto umulit uminom pala isang baso. 'Di ba? Tapos parang ang sarap ng tulog natin kasi meron po siya tinatawag na
happy hormone. Diba? Lalo na ngayon. Diba? Nag-lockdown. May mga ibang barangay nag-lockdown. Bawal lumabas. So, ang dami yung nawala ng trabaho. Ang daming stress. Ang daming may anxiety o depression. So, maganda ho makatulong ito. Maganda mapainuman natin sa kanila para matulungan. Bakit? Meron siya tinatawag na happy hormone. So, maliwanag po. Meron po tayong, kung ito mga to, mga juices, meron din po tayong mga kape. Yan, kaping malamig. Okay? Smoothie, ayaw fortune fire, di ba? Limang gulay na binanggit ko, kanina dinagdagan ng dalandan, melon, di ba? No, mangosteen or pineapple. Ngayon po, limang gulay, dinagdagan po ito ng coenzyme Q. Okay? Ang additional na medication ng coenzyme Q10, maganda ito sa may mga sakit sa puso. Maganda sa may mga migraine, madalas masakit ang ulo. Diba? Sakit ng kasukasuan, may mga cancer, so nakakatulong po ito. Alam nyo itong kape, depende yung sa inyo, pwede nyo yung paghalu-haluin siya eh. Kagaya ko, ako, umiinom ako, tapos misa hinahaluan ko siya. Dinadagdagan ko ng 145 natin, dinadagdagan ko siya ng pisol, na strawberry, o kaya yung tropical, yung ano, yung luta, o kaya yung ating ano, L-carnitine. So, pwede ho niya siyang dagdagan. Okay? Ano pa? O yan, kagaya po nito, slimming bye-bye all self natin, slimming smoothie ho siya, milk smoothie. So, limang kulay na binanggit ko, dinagdagan po ng L-carnitine o kaya green tea extract. Anong additional na beneficio nito? Ayan, makikita nyo. Fatty acid metabolism, infertility, sakit sa puso, atherosclerosis, ibig sabihin po nito, tumitigas yung ugat. Bakit? Kasi nababalutan ng taba. Okay, naiipon yung taba sa loob ng ugat, nagiging ates, ang tawag ko doon, atherosclerosis. Pag nagkaganyan, lalapot yung dugo, kikipot ang pagdaloy ng dugo. Pwede kang ataking sa puso, pwede yung kayo magka-stroke o mamatay. Pwede yung mangyari yan. Diabetes, yan, nakakatulong po ito. Additional na beneficio. Virus, HIV o kaya AIDS, o kaya nagda-dialysis, end-stage renal disease. So, mga sakit sa bato, so nakakatulong po ito sa inyo. Okay? Diabetes, nakakatulong din po ito sa inyo. Mga nagda-diet, pwede rin po sa inyo yan. So, maliwanag po. So, kung may mga question po tayo, handa po natin yung consultation natin. After po ng talk natin, pwede po tayo mag-entertain ng mga question. So, maliwanag po. Ito yung sinasabi ko. Diba? Glowflies o limang gulay, nilagyan po ito ng glutathione. Additional na benepisyo, maganda ho sa pampaganda ng kutis, maganda ho sa balat. Diba? O pwede ho siyang, alam niyo ano, yung kape kanina. O pagsamahan niyo siya, pwede. Dalawa ng First Vita Plus na inom niyo. 145, pwede rin po. Watermelon, pwede rin po. So pwede siya i-mix, depende ho sa panlasa. Alam niyo, 145 na kape, minsan ang pinanglalagay ko asukal doon, yung melon. O, so, pwede po yon. So, depende nyo, depende sa panlasa na gusto ninyo. So, maliwanag po. O, meron po tayong mga gold line. Madami tayong mga product. O, meron tayong platinum line. Dalandan, guyabang o pineapple. Kung masela ng pasyente nyo o kliyente nyo, ayaw na may lasa, no added sugar, platinum line. Ang nagpapalasa po sa kanya yung mismong atas ng prutas. So maliwanag, o meron din po tayong ano, titanium na watermelon, yung fish tub. Siya yung tinatawag na natural Viagra. Bakit? Maganda ho sa daloy ng dugo. At meron ho siyang arginine at citrulline na nakakatulong sa ating blood flow. Pag maganda ang blood flow ng katawan, bukod sa nakakatulong sa makakalalaki ang pampagising sa gabi, ang additional na benepisyo, maganda po sa may sakit sa puso. Bukod po sa sakit sa puso, maganda po sa immune system ng katawan. Paganda ng daloy ng dugo sa katawan nito. Kasi tingnan nyo ha, yan po yung ugat ng tao. Ang normal na blood flow, maganda ang daloy ng dugo. Ayan o, kita nyo, di ba? Excess na taba, ang tawag doon atherosclerosis. Di ba? O yan po yung kanina pinapakita ko sa inyo. So maganda rin po yung pisol dyan. Maganda rin ang watermelon dito. Di ba? Pag maganda ang daloy ng dugo sa katawan, 'di ba? Nakakatulong ito sa mga kalalakihan, 'di ba? Bukod sa pampagising sa gabi. So nakakatulong din 'yan pampababa ng blood pressure. Kasi gumaganda ang daloy ng dugo sa katawan. Ano pa ang benepisyo ng watermelon? Alam niyo ho ba na ang taas din ng vitamin E at vitamin A nito? So maganda sa immune system ng katawan. Maganda rin 'to pampalinaw ng mata. Okay? Ano pa?
maganda ko sa may mga problema sa prostate. So nakakatulong po ito. Yung mga kalalakihan na may problema sa prostate, maganda po ito. At ang dami yung benepisyo nito sa ating katawan. Ayan, no? Maganda sa daloy ng dugo, aprosya-kusya, maganda sa paningin, nakakatulong pampaihi, di ba? Nakakapagpaayos ng mood natin. No? Kung may mga stress, anxiety, so nakakatulong din po ito. Maganda sa mga nahi-heat stroke o pampadayet, nakakatulong din po ito. Sakit sa kidney, so nakakatulong po ito. Ang dami yung benepisyo ng watermelon. So maliwanag po. O ano pa? Okay? Ito ang mga natulungan natin dito sa First Vita Plus. O ito po. Ano tawag? Psoriasis. Psoriasis autoimmune. Makikita yung sa litrato, di ba? Ayan po, psoriasis. O, apektado halos lahat. Ang apektado dyan, yung connective tissue, yung balat. O, tingnan nyo po ito. First Vita Plus, gumanda na po. So, ang importante po, dapat tuloy-tuloy. At huwag po tayo may inip. Huwag tayo ma-stress, huwag tayo ma-depress. Pag may mga sakit tayo, pwede po tayo matulungan. O ito, kagaya ng binanggit ko sa inyo kanina, 7 years at 10 taong walang anak. Sa Bisaya po to, sa Cebu. Diba, si Ma'am Gary. So, nanggaling na po dito yan. Alam ko, nanalo to minsan sa raffle natin eh. Diba? O, nakasama ko na po sa Cebu yan. O, yan po, di magkana. Pero dito po sa First Vita Plus, natulungan po sila. Okay? Ano pa po? O, yung may mga goiter. So, natulungan ni po, nodular non-toxic goiter. O, yan po. Dito po sa isang litrato, okay na po siya. So, ito naman po, sakit sa balat. So, ay pimples. Sobrang dami. O, severe acne. Diba? So, natulungan din po ito natin po, doktor. O, bukod sa mga iniinom natin, ha? May mga herbal blessing beauty products din po tayo. Madami po tayong mga produkto. O, diabetes. Take note, ha? Sweeten ng ininom. Kasi common question nito, doc. Paano yung matamis ang First Vita Plus? Ang ideal, 250-300 ml isang baso. O, dagdagan mo lang. Timplay nyo po sa mga 400 ml. Okay lang po yun. Diba? At ito nga, sweeten o diabetic o 400-500 plus ang sugar nito. Diabetic, napako, basurero dyan sa Urambo, sa Pasig. O naging pasyente ko to, nakita ang pasyente ko sa medical mission to eh. Dinala ko doon sa hospital kasi libre. O ang sabi sa kanya, puputulin yung paa. O hindi pirma ng waiver, umuwi. Take note, sweeten dalandan twice a day. Ang maganda po, 10 box ng First Vita Plus, nag-normal ang blood sugar, gumaling ang kanyang paa. So, lilinawin ko ha. Ang First Vita Plus po, hindi po ito gamot. Bakit? 5 gulay po siya kasamang putas. So, ang tinutulungan po nito, immune system ng katawan natin. At pag natulungan po ang immune system ng katawan natin, o sarili po mismo ang tumutulong sa atin, kaya po may mga gumagaling. Tandaan nyo. Okay? Ang gamot po, hindi kailangan kung tama ang pagkain natin. Okay, ibig sabihin, proper yung diet, hindi mo kailangan ng gamot. Pero kung ang diet mo hindi maganda, kahit anong gamot ang inumin mo, hindi mawawala yan. Kaya nga tinawag na maintenance eh. Di ba may maintenance? Sinabi ba ng doktor na ititigil ang maintenance? Di ba hindi? Kasi hanggat hindi nababago ang diet nyo, di ba hindi mababawasan ang gamot? Kasi yung sakit, paulit-ulit po yan. So maliwanag po, o ito naman po, testimony galing ng US. Diba? 78 o 79 years old si Mr. Aguirre, asawa ni Jenny Lynn. Mamaya na dyan yung litrato. Na-diagnose ng COVID, home quarantine, nasa bahay. Walang gamot na ibinigay ang doktor. Anong pinainom ng dealer natin? Ang available sa kanila, Guayabano Gold at Pineapple. Yan lang pinainom, 3 times a day, pataas. Ang maganda, sa susunod na conversation, makikita nyo, nakarecover ang pasyente at nakapag-donate ng plasma o ng dugo sa American Red Cross. So isipin nyo ang First Vita Plus, di ba? Natulungan po ang pasyente, COVID positive, walang gamot. Bakit? Ang kalaban po natin dito, hindi natin nakikita. Kailangan mong palakasin ang immune system. O yung isang kaibigan namin dito sa Manila, na hospital ngayon, na-diagnose ng COVID, anong ginawa? Umorder ko ng First Vita Plus. Kasi ang kalaban mo dyan, sarili mo din. May virus ka na, pag na-stress ka pa, nagawa ka pa ng depression, lalo babagsak ang immune system, lalakas ang virus sa katawan. So ano kailangan mong gawin? Dapat lakasan mong katawan mo para kilalanin ang immune system mo
yung virus na pumasok sa'yo para niya malabanan. So, ganun po tumatrabaho ang immune system ng katawan natin. So, maliwanag po. O yan po yung mga dealer leaders natin sa USA, California, San Diego. Yan po nasa gitna si Mr. Aguirre, senior citizen. Nag-negative po sa COVID. Okay, yan po yung kanya asawa. Ito naman po leader natin sa San Diego. Siya po ay may-ari ng satellite center natin sa San Diego, California. Salamat po kay Sir Noel at kay Ma'am Nancy. Okay, at tina-assist po yung mga dealer natin. License kompleto, BFAD, LTO, halal. Kompleto po. Okay? Anong ideal na pag-inom ng First Vita Plus? Kung walang sakit, ang tamang pagkain ng gulay, 5-6 na beses bawat araw. So, kung walang sakit, isang sachet, okay na po yun. O isang Feastab, okay na po yun. Pero ang recommendation ko po, dahil pandemic po ngayon, ang inom po dapat natin twice a day. Hindi natin nakikita ang kalaban. Diba? So, kailangan lalong palakasin ang immune system. Kung may mga sakit tayo, ang tamang pagkain ng gulay, 9 beses. So, kung may mga sakit, may mga maintenance, minimum twice a day. O kaya 3 times a day. Sabay po ang gamot, huwag nyo ititigil. Okay? Sample, 5 maintenance nyo, 2 o 3 First Vita Plus sabay. After 2 to 3 months, nagpa-laboratorio kayo at normal lahat ang resulta nyo. Pwede na po tayo magbawas ng gamot. Normal ang cholesterol, normal ang lipids. So, bawasan na natin yung gamot. Normal ang uric acid, tanggalin natin yung gamot. First Vita Plus lang. Inyo, magtika ka lang ng isa, losartan, o kaya depende po kung anong gamot nyo. Ang tawag doon, integration. So, maliwanag po. So, kung may mga question po tayo, handa-handa na po yung mga question natin. Okay? Ang importante ho, magkatulungan po tayo. Okay? May mga question po tayo. Maliwanag ho ba yung paliwanag natin? May mga question po, taas po ang mga kamay na may mga question. O may mga consultation, huwag po tayong aalis. Dahil kasunod po natin yung marketing plan. Si Upline Pedel po ng Vita Eagle. So maliwanag po. Taas po kamay, may mga question po tayo. Binabati ko po yung aking anak, yung bunsong anak na kikinig po sa atin ngayon. Sana yun. Question po tayo. Ayun, si Ma'am Rosalinda. Okay, patingin lang po sa screen. Pan-mute lang po. O, si Upline Ednal, nandyan din. Okay, ng Universe by the Eagles. Ayun, Ma'am Rosalinda, nakikinig na po tayo. Upline Rosalinda. Yan. Question po yan. Wala pa. Paano lang po, pa-check lang po nung screen nyo, patanggal lang nung unmute. Yan, okay na ho, okay na. Wala pa po, wala pa. Wala pa siya. Pa-unmute lang po nung ano, nung screen. Patanggal po nung ano. Wala pa. O, Ma'am Rosalinda, pa-check lang po nung screen nyo para ma-unmute siya. Ayan, naka-unmute po kayo. O yan, tanggalin niyo po yung kulay pula, unmute, para marinig po natin kayo. Okay na po? Wala pa po, wala pa. Ba't wala siya? Wala pa. Sige. Okay na po? Yan, tanggalin niyo po yung unmute, ma'am. Okay. Oh, applied. Oh, hanap po tayo ng kasunod. Di ko marinig si Applied Rosalinda. Oh, taas pa po kamay kung may question. Si Applied Roy, Roy Valdesco. Okay. Oh, pa-unmute Applied, pa-unmute. Yan, tanggalin niyo po yung ano. Yan, pa-check lang po sa screen para ma-unmute siya, marinig po tayo. Okay po, okay. Yan, great morning, Upline. Ah, yung ano ko sa Bohol, Doc, eh, gustong magkaanak, gustong mabuntis. Ano na siya, medyo may edad? Ilang taon na po, ilang taon na? Mag-50 po. Mag? 50 po. 50. Ang unang tanong ko po, Upline, kung nag-menstruation pa po siya.
Mayroon pa po, Doc, daw. Mayroon pa. Nag-menstruation po. Okay. Ito po, ha. Subukan po niya yung Vita Plus na melon. Melon gold po. 3 times to 5 times per day. Melon gold? Melon gold, 3 hanggang 5 beses. Tapos dapat itong mag-asawa. Sige po, sige po. Mag-asawa dapat iinom, ha? Maliwanag po? Yes po, Doc. Yes po, yes po. Okay. At ang pinaka-importante yung ibibili ko sa kanila, hindi lang po basta iinomin ng Vita Plus, ha? Dapat po may gagawin ng mag-asawa. Yes po, yes po. Pag wala akong ginawa, ay natural, wala akong mabubuo. Maliwanag po, maliwanag. Yes po. Okay, ngiti-ngiti po tayo, mga apply. Question pa po tayo, question. Taas sa mga kamay. Okay, binabati ko po si Upline Arnie Antonio na nakikinig ngayon. At si Upline Aura, isa po sa mga official speaker ng First Vita Plus. Okay. Last question po, mga nakangiti ng mga dinner, may mga check-in na po. Ayan, yan. May mga question pa po tayo. Pakitaas lang po kamay nang makita namin kayo sa mga screen. After po ng question, diretso na ayun, si Upline Aces ng Kalamba. Okay, question. Ayun, pa-unmute lang po, ha? Yan, Upline, okay na? Hello. Okay na po. Upline, great morning. Great morning po, Doc. Apo. May tanong po sana ako sa case ng aking pinsan. Apo, apo. May sakit po siya na liver cirrhosis. Cirrhosis. Oh, gaya po na napaliwanag ko kanina. Apo. Liver cirrhosis, pwedeng nagmula po sa alcohol o kaya sa hepatitis o nasira po yung kanyang atay. Apo. Ang maganda pong ipainom sa kanya, o ideal po, maganda ho yung platinum pineapple natin. Hello, pineapple po, platinum. Yan, minimum po 2 beses bawat araw. So maliwanag po. Okay, great morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Maraming salamat. Kasunod na po ang ating Hall of Fame ng Vita Eagles ng First Vita Plus. Upline Fidel Perez, palakpakan po natin. Yes. Ay, mas tayo. Hello, hello, hello. Great morning po sa inyo lahat. Great morning. Hello, hello. Great morning po. Great morning po. Great morning. Ang dami nating participant ngayon, ha? Good morning po. Maliwanag po ba? Naririnig po ba ako? Yes po, yes po, yes. Wow. Okay, acknowledge muna natin yung mga nag-attend po sa atin ngayon. Si, Mr. Ednaldo Opeña from Kalamba. Yan, acknowledge natin si Mr. Nestor Rance. Evelyn Kabulisan. Binabati ko rin po si Upline Len De Vera. Happy birthday, Upline Len, ha? Birthday ni Upline Len ngayon. Para po sa mga official speaker na mag-a-attend ngayon, great morning sa lahat po ng mga product center at saka satellite center sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Kumusta po kayo? And then sa mga Hall of Fame na nandito po ngayon, mag-a-attend at saka po mga icon, great morning po sa inyo lahat. O siyempre, huwag nating kalimutan yung mga first-timer natin tsaka mga guests. Great morning po. Welcome sa ating first Vita Plus webinar. O meron tayong 2 programang pinag-uusapan ngayon, ha? 2 po. Kanina, si Dr. Roland Mingyola ang nagbigay sa inyo ng programang pangkalusugan. Maganda po pa yung produkto. Taas-taas po ang kamay sa nagandahan. Ganda ng product natin, no? Yan. So tinuro po niya paano nakakatulong ang produkto. At wala naman duda, napakarami na pong tao na natulungan. Ako naman po magpapaliwanag sa inyo ng programang pang kabuhayan. Ibig sabihin, may pag-uusapan po tayong big time na negosyo dito sa First Vita Plus. Okay? So pakilala ko lang po ang sarili ko. Fidel Perez po, official speaker ng First Vita Plus. Ako po may-ari ng product center ng probinsya ng Batangas at isa din po ako sa mga Hall of Fame awardee ng kumpanya natin. Ipakilala ko din po sa inyo
si Ma'am Doyi Taktakan Tumpalan, ang President and CEO ng ating kumpanya. Si Sir Sok, siya naman po ang chairman. Silang mag-asawa po ang may-ari ng Nag-iisa o ang number one MLM company sa Pilipinas, walang iba kundi ang First Vita Plus. Ang good news, 18 years na po ang kumpanya natin. Sa buong 18 years na yan, alam nyo ba, marami ng mga tao na tulungan na mapaganda ang kalusugan. Marami na ding mga tao na tulungan na gumanda ang kabuhayan. At yan po yung ipapaliwanag ko sa inyo ngayon. Business plan ng First Vita Plus. Ready na po ba? Ready na? Pag-uusapan natin po yung business plan ng First Vita Plus. Pero bago yan, ito pong muna ang tanong ko sa iyo. Do you want to be wealthy? Gusto niyo po bang maging mayaman? O nagka-thumbs up si Sir Roy, ha? O, kung gusto niyo maging mayaman, siyempre naman. Kung bibigyan ka ng pagkakataon, alam ko gusto mo yan. Lalo na sa panahon ngayon, napakaraming Pilipino ang nagugutom. Maraming Pilipino ang naghihirap. O, alam niyo po ba, ayon sa Dole, ha? 10 million na mga Pilipino ang mawawalan ng trabaho. Yung iba nga po nawala na. Paano na kaya ang buhay? Kawawa ang pamilya, di po ba? O, ang sabi po ng OWA, 1,000 na po ha, mga 100,000 na po ang mga tao, mga OFW na nawala ng trabaho. Yung iba na repatriate na nila. Kung napanood nyo ng isang gabi lang, yun pong mga OFW nating mga kababayan sa Saudi Arabia. Alam nyo po bang namumulot na lang ng basura para makakain na? Kawawa naman. Di po ba? Ang malungkot, walang naghihintay na trabaho sa kanila dito sa atin sa Pilipinas. Bukod pa po dyan, sa Rodriguez Rizal, marami pong mga kababayan nila dyan, ang apat na araw na pumila. Apat na araw, pabalik-balik, pumipila. Ha? Madaling araw nag-uumpisa, tapos uwi ng hating gabi para bumalik uli ng madaling araw, para lang makuha yung SAP na hinihintay nila na ayudan ng gobyerno sa kanila. Ang tanong, bakit ko kinukwento sa inyo yan? Simple lang. Para maramdaman nyo na napakaswerte mo ngayon. Kasi nakita mo ang First Vita Plus. Ibig sabihin lang, kapag ikaw na interes at ikaw nakasali, hindi ka na makakasama sa mga datos na yan. Dahil, maaari ka ng kumita, mabago ang iyong buhay, at yumaman dito sa kumpanya ng First Vita Plus. Ang tanong mo ngayon, paano ba kami sasali? Paano kami mag-uumpisa? O ito po, pag-usapan natin. Ha? Para makasali, bibili ka lang ng First Vita Plus Power Pack. Isang bag po yan, ang halaga 8,800. Ang laman, 12 boxes ng First Vita Plus. Ang good news, 10 boxes lang ang pabayaran, libre ang dalawang kahon mo, at automatic dealer ka pa dito sa First Vita Plus. Ang maganda kapag ikaw dealer, meron kang mga benepisyo. Pag-usapan natin ang mga benefits na pwede mong makuha. Number one, meron kang 25% discount sa lahat ng produkto ng First Vita Plus. Pangalawa, free use ng ating mga company facilities. O, ang opisina po natin, office natin, nandito po sa Meralco Avenue, dito po sa Ortigas. So, pagka po meron kayong pagkakataon, pwede kayong makapasyal, ang mga facilities natin, libre, pwede mong magamit. Bukod pa po dyan, napakaraming mga product center at satellite center sa buong Pilipinas kahit po sa abroad. Kung meron po kayong pagkataon, marami po sila. Meron po tayong mga seminar rooms dyan. Pwede nyo magamit libre kasama sa benepisyo mo. Yung number three po natin, meron ka ng magagamit mo na yung ating First Vita Plus website. www.firstvitaplus.net. Yung pang-apat natin, free training and seminar. Hindi ka lang namin basta pasasalihin. Tuturuan ka pa namin kung paano maging magaling na negosyante dito sa First Vita Plus. Okay po ba sa inyo yun? O, yung panlima natin, proven business system. Bakit proven? Marami nang yumaman, marami nang kumita dito sa kumpanya. O ngayon, ang tanong, gustong kumita? Yes or no? Kung yes ang sagot mo, ito ang susunod na tanong. Paano ka kikita? Madali lang po yan. Meron tayong tinatawag na multiple ways to earn. So maraming paraan pa paano kikita.
Number one, retail profit. Ano yung retail profit na yan? Yung benta-benta. Paano ka kikita sa benta-benta? Dahil sa 25% discount mo. Sa lahat ng produkto, ang maganda, wala ka namang kota. Halimbawa, dealer ka na. Bibili ka ng isang kahon ng Dalandan Playwar. Ang halaga, 880. Dahil dealer ka na, may 25% discount ka. Ibig sabihin na isang kahon, mabibili mo na lang ng 660. Kung binebenta-benta mo yan, bawat isang kahon, kikita ka ng 220. Kung nakakadalawang kahon ka isang araw, ibig sabihin, 440 yon. Sa loob ng isang buwan, pwede kang kumita ng 13,200. Ang maganda, yung 13,200 mo, pwede mong kitain ng madali at kahit nasa bahay ka lang. Dahil, nandito po si Miss Vita. Pwede kang mag-order at magpa-deliver sa kanya. Ano lang gagawin mo? Mag-text ka lang, pwede kang mag-message sa Viber o sa Facebook Messenger. Lahat ng order mo, ipapadala mismo sa bahay mo. O, di ba? Ganda? O, ito pa po. Pangalawang kita natin, online store. Paano ka kikita sa online store? Simple. Bibili ka lang ng website. Yung website mo, nakaset up na para sa'yo. Gawa na yan. May pangalan mo. Ano lang gagawin mo? Isishare mo na lang sa social media. Pwede sa Facebook, sa Twitter, sa Instagram. Pag na-share mo, makikita nila lahat ng produkto ng kumpanya natin. Pag nakita yung produkto, mag-o-order sila. Ang good news, hindi sa'yo. Direkta silang mag-o-order sa opisina. At ang order nila, direktang ipapadala ng opisina kahit nasaan sila sa buong mundo. Ang maganda doon, lahat ng order na dumaan sa website mo, yung 25% ibibigay sa'yo. Malinaw ba yan? Next natin, number 3, sales commission. Sa sales commission, pwede kang kumita ng 500 pesos. Paano yon? Simple. Kapag nakabenta ka ng power pack, paano ka makakabenta? Madali lang po yon. Gawin mo yung ginawa ngayon. Mag-imbita ka lang sa ating mga Zoom meeting. Paatinin mo ng webinars natin. Halimbawa, yung kumari mo, pina-attend mo sa akin. Na interest, sumali. Ano ibig sabihin nun? Bumili ng power pack, nag-dealer. Nung yung kumari mo sumali, ikaw kumita ng 500. Ganun lang. Kung 10 ang naimbita mo, lahat nag-dealer, meron kang 10 500. Walang limit kahit ilan pwede. At ang maganda pa, kapag platinum o titanium power pack ang binili mo at nakabenta ka ng platinum at titanium power pack, hindi na 500, 1,000 na ang sales commission mo. O di ba malaki? Kung papipiliin ka, ano gusto mo? 500 o 1,000? Kung ako, siyempre ako din po, 1,000 na pipiliin ko. Mas malaki kaya yun, di po ba? O next natin, number 4, max up sales commission. Pwede kang kumita sa max up kapag platinum power pack ang binili mo. Paano yon? Di ba meron kang 1,000 kapag nakabenta ka o nakapagpasali ka? Sa max up, pwede ka pang kumita sa mga pinasali ng mga tao mo sa baba up to 8 level mo. Hindi na 1,000. Pwede nang umabot ng hanggang 2,000 ang max up sales commission mo. Ganun kaganda yan. Next natin, number 5. Sales Override Commission or SOC. Paano ka kikita sa SOC? Meron kang 440 na makukuha. Yan po ay worth of product. Paano yon? Simple. Di ba sumali ka? Nung sumali ka, inimbitahan mo yung kumari mo. Yung kumari mo, inimbitahan naman niya yung classmate niya. Nung sumali yung classmate niya, ikaw makakakuha ng 440 worth of product. Ang maganda, naka-voucher yan. Pwede mong palitan ng green coffee, pwede ding fruity, o kaya naman Dalandan convenient pack. Para mas malinaw, bawat benta ng direktang binentahan mo, yung kumari mo yon, meron kang 440 na makukuha. Next, number 6. Meron kang rebates. Kita natin sa rebates. Paano ka naman kikita sa rebates? Kapag yung grupo mo sa baba, namimili, nagre-repeat order ng produkto. Kahit personal na panggamit niya,
o kaya naman binebenta-benta niya. Kita mo up to third level mo. Paano 'yon? Halimbawa, yung first level mo bumili. Bawat pamilya niya may 3% ka. Yung second level mo may 2% ka. Yung third level mo may 1% ka. Ang total niyan ay 6% rebates kada buwan. Namili ang buong grupo mo ngayong month of June. Sa 5th ng July, ibibigay sa iyo ang rebates mo. Yung buong July na pinamili naman ng grupo mo, sa 5th ng August, ibibigay sa iyo ang rebates mo. Ang maganda, para kang kasosyo ng kumpanya. Halimbawa, naimbita mo ako dito sa Manila. Umuwi ako ng Laguna. Taga-Laguna po ako. Bawat bili ko sa opisina ng Laguna, kahit hindi kita kasama, hindi mo alam, may rebates ka dito sa Manila. Halimbawa, taga Mindanao ako. O naimbita mo ako dito sa Manila. Umuwi ako ng Mindanao. Marami pong opisina doon. Meron sa Davao, Kidapawan, meron Cotabato, meron General Santos, meron Cagayan de Oro. Madami pong opisina doon. Bawat bili ko sa opisina ng Mindanao, kahit hindi mo alam at hindi kita kasama, may rebates ka dito sa Manila. Ganun kaganda yon. O number 7 natin. Rev up, rebates. Rebates din pero mas pinalaki. Bakit mas malaki? Kasi kung kanina, up to third level ang kita mo, dito sa rev up to 8th level, pwede kang kumita. Kung kanina, hanggang 6% lang sa rebates mo, sa rev up to 15% ang pwede mong kitain. Ano lang kailangan mo? Bibili ka lang ng 1,800 na halaga ng produkto every month. Accumulated naman yan. Hanggang sa maabot mo yung mga sales club category na gusto mo. Ngayon, pag naabot mo na yung chairman, forever na ang 15% maximum potential rebates mo every month. Nasusundan pa? O ito pa po yung maganda. Number 8, Group Sales Override Commission or GSOC. Pwede kang kumita ng 1,500 every sales match. Ano yung sales match? Bawat pares. Paano magpapares? Simple lang. Nung ikaw sumali, pag sumali ka, makikreate ka ng dalawang grupo mo. Group A at Group B. Ngayon, yung kumare mo nung sumali, nilagay mo sa Group A mo. Yung kapatid mo, nilagay mo sa Group B mo. Kapag may tao ka sa A, may tao ka sa B, magpapares sila, may additional kang kita, 1,500. Ganun kaganda. Bukod sa 500 kanina na sales commission, 500 sa kumare mo at 500 sa kapatid mo. Dahil nagpares, meron ka pang 1,500. Dalawa pa lang, 2,500 na ang kinita mo. O eto pa, maganda. Ang sabi, group sales. Ibig sabihin, kahit hindi mo benta, kahit hindi mo imbita, basta may bumebenta at may nag-iimbita. Halimbawa, yung kumare mo nakaimbita ng classmate niya at kaibigan niya, parehong sumali. Yung kapatid mo nakabenta sa ka-textmate niya at ka-Instagram niya, parehong nag-dealer. Dahil may sumali sa A na dalawa, may sumali sa B na dalawa, magpapares pa rin sa'yo. 1-5, 1-5. Sino? Ikaw. Ganun lang kasimple yon. Ang maganda, kahit international o nasa abroad, pwede nang mag-imbita. Kasi meron na tayong online registration. Anywhere in the world, pwede mo nang maimbita. Halimbawa, yung group A mo, grupo mo sa A, nakaimbita sa Japan, sa US, Australia, Canada, Europe, Africa, Middle East. Lahat po si sumali, marami sila. Sa group B mo naman, maraming sumali, pero nasa probinsya. Sa Bulacan, Bicol, Pampanga, Cebu, Baguio, Davao, Batangas. Lahat din sila sumali, marami. Tingnan mo ha, dahil may sumali sa group A mo, may nag-dealer sa group B mo, kahit hindi ikaw ang nag-imbita o nagpasali, magpapares pa rin sa'yo. 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, ang dami pong 1-5 niyan. At ang maganda, yung 1-5 mo up to infinity level. Ano ibig sabihin? Walang putol, walang tapos. Basta nagpapares ka, 1-5 ka ng 1-5 doon. O ngayon, baka iniisip mo. Pag ganyan ang negosyo, baka kayo lang mga nauna ang swerte. Baka kaming nahuli, maubusan nyo na. Hindi yan totoo. Kasi ang company po ay naglagay ng limit. Ano daw yung limit?
Ang company, naglagay po siya ng maximum GSOC. Yung GSOC yung 1,500. Hindi daw lahat ng magpapares sa araw-araw, babayaran niya. May limit lang. 10 sales matches lang ang pwedeng bayaran sa atin araw-araw. Pag binultiply mo yun sa 1,500, 15,000 po yun. Paano nangyayari? Every week, meron kang 5 days transaction. Nag-i-start siya ng Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Yung Saturday at Monday, isang araw lang ang transaction nun. Meron kang group A, meron kang group B. O sample, Tuesday, nakabenta ng 5 ang group A mo. May 7 sa group B mo. Ibig sabihin, meron kang 5 sales match. O ngayon, multiply natin sa 1,500, kumita ka ng 7,500 doon. Malaki na yun, isang araw. Alam nyo ba ang SAP sa amin sa Laguna? 6,500. Pinag-aawayan pa. Samantalang dito sa First Vita Plus, isang araw, 7,500 ka na. O ngayon, may sobra kang dalawa sa B. Dahil 7 yon. Yung sobra, ibababa mo sa susunod araw. Ang tawag doon, waiting. O Wednesday transaction natin. 6 ang nabenta ng group A mo, 4 sa group B. Dahil may waiting, na dalawa, naging 6 din. Ibig sabihin, meron kang 6 sales match. Kumita ka ng 9,000 isang araw. Pwede? Oo naman, laki kaya nun. Thursday, 6 sa group A, 5 sa group B. Meron kang 5 sales match. 7,500 ulit ang kinita mo. Ngayon, ipapakita ko sa'yo na walang nauna, walang nahuli. Halimbawa, bago ka pa lang, konti ang grupo mo. Friday transaction, nakabenta ng 12 ang group A mo, 15 ang group B mo. Dapat 12 ang sales match mo. Pero 10 lang ang babayaran kasi hanggang doon lang maximum. Kumita ka ng 15,000, naabot mo na yung maximum. Ako, nauna na ako sa'yo. Ngayon, 20 na benta ng group A ko, 30 ang nabenta ng group B ko. Dapat mayroon akong 20 na sales match. Pero 10 lang din ang babayaran sa akin. Kasi hanggang doon lang maximum. Magkano kinita ko? 15,000 din. Pareho na tayo, di ba? O tingnan mo ah. Kokonti ang benta ng grupo ko, ng grupo mo, mas marami ang benta ng grupo ko. Pero pareho lang ang babayaran sa atin ng kumpanya. Kaya walang nauna, walang nahuli. Ako po na nauna na sa inyo. Pag umabot ako ng maximum, hindi na ako pwedeng lumampas doon. Kaya kayo na mga bago, ano gagawin mo? Bilisan mong palakihin yung group A at group B mo. Pag mabilis lumaki yan, magpi-15,000 ka isang araw. Kapag nangyari yon, pantay na tayo. 15,000 ako, 15,000 na rin kayo. Gusto nyo ba yon? Siyempre yes. Naman, sinong ayaw? Di po ba? O next, halimbawa, itong transaction na to, everyday mo transaction yan. Ibig sabihin, sa loob ng isang linggo, meron kang 54,000. Ngayon, nagbabayad po tayo ng tax, legal po tayo. At didedak yung 10% tax, meron ka ng 68,600. Bukod sa tax na dinededak sa'yo, every week na meron kang commission sa GISO, bibili ka sa kumpanya isang kahon, ang halaga 660. Naka-voucher yun. Papalitan mo ng produkto, pwedeng melon, pwedeng coffee 145. Ang tanong mo, bakit kailangan bibili lagi every week? Mandatory po yan sa government, kailangan. At syempre, hindi pwede naman na yumayaman tayo, hindi tayo umiinom ng produkto. Kailangan habang yumayaman, nagiging healthy tayo. Tama ba? O ngayon, pag dinidak natin yan, binawas natin sa 48,600, meron ka ng 47,940. Yan na yung 1 week net income mo sa First Vita Plus. Kasya na ba sa'yo yan? Sigurado naman, hindi ba? Kasi kung nag-uopisina, malamang isang buwan nila yan. Sa atin, isang linggo mo lang. Kaya siguradong-sigurado, kasyang-kasya, so sobra pa. Ngayon, kung everyday, yung group A at group B mo, 10 ang pinapasok o lampas na sa 10 ang napapasali. Ibig sabihin, everyday maximum pa na. Everyday, 15,000 ka na pala. Ang maganda, potential income mo, 15,000 per day, 75,000 per week, at 300,000 per month. O ano, nanggigigil ka na ba? Kung gigil na gigil ka na, dadagdagan ko pa. Kasi meron pa tayong pang 9 na kitaan. Ang tawag doon,
Platinum Power Advantage. Sa Platinum Power Advantage, kapag Platinum Power Pack ang binili mo, ito ang masaya. Bukod doon sa 1,500 na gisok mo kanina, meron ka pang additional na 1,700 na P-gisok. Kung meron kang 10 sales match maximum sa gisok, 1,500 ang isa nun. Meron ka pang plus 5 maximum P-gisok, 1,700 ang isa. So, 10 plus 5, 15 na ang maximum natin. Ibig sabihin, potential income natin kapag Platinum Power Pack, meron kang 23,500 per day, 117,500 per week, at 470,000 per month. O ano, gustong-gusto mo na ba? Kung gustong-gusto mo na, wait lang, kasi meron pa. Yung pang-10 na kita natin, titanium plan. Naku, ito ang lakas. Pinagkakaguluhan ngayon ng produkto natin. Kapag titanium power pack ang binili mo, ang good news, hindi na 10 sales matches ang maximum mo. Hindi na 15. Kasi meron ka ng 16 sales matches maximum per day. Ibig sabihin, pwede ka nang kumita ng 24,000 per day, 120,000 per week, 480,000 per month. Ganyang kalaki ang kayang ibigay sa'yo ng kumpanya ng First Vita Plus. O ano? Nag-desisyon ka na ba? Sige nga, kung pamimiliin kita ngayon, anong gusto mo? 300,000, 470,000, o 480,000 per month? Ngayon, okay lang. Okay lang po, Sir Roy, no? Okay lang kahit hindi ka mamili. Bakit? Kasi lahat po ng product line natin, pwede mo nang bilihin ng sabay-sabay. Tama po ang narinig mo. Meron tayong standard line, meron tayong P-Solution line, Platinum line, at Titanium line. Lahat po ng line na mga product line natin na yan, pwede mong bilhin ang sabay-sabay. At ang good news, hindi lang isa. Lahat ng product line, pwede kang bumili ng 4 accounts bawat isa. Ibig sabihin, pwede ka nang bumili ng 16 accounts sabay-sabay lahat sa iyo nakapangalan. Kapag na maximum nating lahat yan, yung mga account mo na yan, sa standard, meron kang 1.2 million. Sa P-Solution line, meron kang 1.2 million. Sa Platinum, meron kang 1.880. Sa Titanium, meron kang 1.920. Pag pinagsama-sama natin ang lahat ng yan, pwede ka na palang kumita ng 6.2 million per month. Grabe. Alam niyo ba ako din? Gigil na gigil pa ako hanggang ngayon. Nababaliw pa rin ako hanggang ngayon. Kasi hindi 1 million. Hindi 2 million. 6.2 million per month. Iyan ang pwedeng ibigay sa'yo. O ano? Sasali ka na ba? O magjo-joy na? Mamaya-maya pa? O ngayon na? Sige nga. O kaya lang, baka nagtatanong ka. Sabi mo kasi, palagay ko, kaya kong gawa ng paraan yan. Kahit 16 accounts, kaya kong bilhin. At kaya kong gawin yan. Kaya lang ang tanong ko sa'yo, Fidel, totoo bang may kumikita sa kumpanya? Totoo bang may umayaman? Ang sagot po, yes. Dahil isa po ako sa napakaraming dealer na totoong natulungan at nabago ang buhay dito po sa First Vita Plus. Kanina nagpakilala po ako sa inyo, sabi ko sa inyo, official speaker, product center owner, Hall of Fame awardee. Totoo naman lahat po yon. Pero ngayon na lang, alam nyo ba dati, bago ako nakasali sa First Vita Plus, dati po akong tricycle driver. Mukha pa po bang tricycle driver ngayon? 10 years akong tricycle driver sa Laguna. Kumikita ako ng 150 pesos ang araw. Pag malakas ang biyahe, maabot ako ng 200. Nung ako nagta-tricycle, di kami nakakapag-grocery ng asawa ko. Kasi malit lang kita. Yung biyahe ko maghapon, hindi ko ngayon sinusulit sa asawa ko eh. Ang gagawin ko, bago ako umuwi ng bahay, ako na mamimili. Bigas, ulam, kape, asukal, sabon, toothpaste, shampoo. Halos lahat yung tingi-tingi lang sachet-sachet. Kaya kinabukasan, hindi pwedeng hindi bibiyahe ulit. Kasi wala na lang mga kapihin. Sachet-sachet lang binibili kong kape nung araw. Meron kaming dalawang anak. Siyempre bata, nagre-request sa Jollibee.
pumupunta naman kami paminsan-minsan. Kaya lang, kung pumunta kami sa Jollibee, yung dalawang anak lang namin na kumakain. Kami mag-asawa, nagkukwentuhan na kami sa lamesa. Kasi namin kayang umorder ng apat na order na Jollibee. Noon po yun. Pag may handaan ng pamilya namin, sa amin po sa Laguna, probinsya, uso ang handaan. Anniversary, reunion, birthday, at kasalan, pag hinanap mo ako, nasa likod bahay ako noon. Katulong ako pagkakatay ng baboy, tagagatong ng sinaing, lahat ng hugasan ako na yun. Hugas ng kasirola, hugas ng talyase, hugas ng kaldero. Bakit ko ginagawa yon? Kasi wala akong perang pang-ambag. Kaya ang iniambag ko, servisyo ko na lang. Yun po yung buhay ko dati nung ako tricycle driver pa. Kaya lang nasama din ako dito sa programa ng First Fighter Plus, may maganda nangyari sa akin. Alam niyo ba kung ano maganda nangyari sa akin? Nakakapag-grocery na po kami ngayon. Masarap palang magtulak ng pushcart sa grocery store. Try yun, no? Ngayon nga po, iba na ako mag-grocery. Alam niyo ko ba paano? Lahat ng gusto ko, pwede na. Gusto ko yan. Lagay ko sa postcard. Gusto ko ito. Gusto ko yon. Ganun lang ako na ganun. Dampot lang ako ng dampot. Kayo po, paano kayo nag-grocery ngayon? Siguro ganito. Gusto ko yan. Ayoko pala yan. Gusto ko ito. Ayoko pala nito. Pag nakita yung presyo, binabalik mo sa lalagyan. Subukan mo, nakadampot pa ng yakult ang anak mo. Ano sabi mo sa anak mo? Masama sa'yo yan. Noon po, ganun kami. Ngayon, nagbago na. Para mas maintindihan nyo, isishare ko po sa inyo. Ito po ako dati at ito ang aking tricycle. Butas ang bubong, butas ang flooring. Hiningan ako dyan, 600 sa bubong, 600 sa flooring, i-repair. Hindi ko may pagawa. Kasi ang kinikita, hindi naman totoong kasya, pinagkakasya lang. Kaya para magpagawa po nyan, wala akong budget para dyan. Pero nung masama ako sa programa, sabi ko, may maganda nangyari. Hindi po ba? Ano maganda nangyari sa akin? Bukod sa nakakapag-grocery na kami, yung tricycle ko na yan, pinalitan ko na nito, XRM. Pwede? Ang good news, binili ko yan, hindi yan hulugan. Maraming may ganyan ngayon, hulugan. Pagkatapos ng isang taon, hindi mo na makita. Nabatak na pala, no? Hanggang ngayon po, nasa akin yan. Tapos, unti-unti, gumaganda negosyo, ito sinunod ko, bumili ako ng kotse. Pero second hand lang muna. Pre, ano pangarap ng tricycle driver? Di ba? Kotse. Yun yung maganda eh, di po ba? Second hand. Nung makabili ako ng kotse na yan, alam niyo po ba? Pinag-usapan talaga ako ng mga kapitbahay ko. Alam niyo, kwentuhan nila. Sabi nila, siguro may sugar mommy yan. Hindi pa kasi naniniwala sa First Vita Plus. O tapos, yung kotse ko na yan, pinalitan ko pa nito. Brand new, top of the line, Honda City. Nung makabili po ako ng kotse na yan, yung mga dating hindi naniniwala, unti-unti, naniniwala na sila. Ganyan talaga ang mga Pilipino, to is to believe. Tama, nakakita na resulta, maraming naniwala. Nakaipon ako ng mahigit 1 million sa bangko. Sige nga, itatanong ko ngayon, kung may 1 million ka ngayon, ano bibilihin mo? Ako, bumili po ako ng 6-door apartment sa Calambasi, sa Laguna. Nung binili ko yan, buo na apartment na. May nagre-renta na. Yung mga nagre-renta, sinama na namin sa bentahan. Hindi, sa akin na po sila nagre-renta. 3,000 ang isang kwarto, 6 na kwarto, kumikita ko ng 18,000 kada buwan. Pwede na yon 18,000? O naman, hindi para na akong empleyado, no? Di po ba? Tapos yung kotse ko, pag Wednesday, hindi ko mailuwas. Coding ako sa Manila, mauhuli ako kapag lumuluwas ako ng Wednesday. Para walang problema sa coding, alam nyo kung anong ginawa ko? O, nagdagdag pa po ako ng isang sasakyan, Toyota Grandia. Pwede, no? Toyota Grandia, alam nyo po ba? Diyan ako nag-umpisang nag-awardee ng kumpanya. Alam nyo kung hindi nyo natatanong, nakatatlong beses po akong naging number one network builder awardee ng kumpanya natin. At ngayon nga po, Hall of Fame na ako. Pero sabi ng asawa ko, pa, lagi na lang tayong kotse, magpagawa naman tayo ng bahay. O siyempre, nangarap na rin po kami ng bahay. Kayo ba nangangarap din ng bahay? Sige nga, itatanong ko, nangangarap po ba kayo ng bahay? Yung magandang bahay, yung up and down, yung apat ang kwarto, may apat na CR, tapos yung may garahe, magandang garden, may tatlong katulong, pogi may ari. Akin po lahat yon. Ito po yung bahay ko. Ang halaga niyan, 7.5 million. Dating tricycle driver, high school graduate. Alam nyo ba, nung makinig ako ng ganitong presentation, nung mag-attend ako, wala nga po akong 8,800, wala akong pera.
Alam niyo kung ba't ako nakasali? Nang utang. Palagay niyo ba, nagsisi ako, nang utang ako dati? Wala akong pinagsisihan. Laki na ng pinagbago ng buhay ko ngayon. Nung ako nagtatricycle, pag naghatid ako sa subdivision, nakakita ko ng ganyang kagandang bahay, iniisip ko lang, sabi ko, pag binigay sa akin ng may-ari, hindi ko tatanggapin. Alam niyo kung bakit? Ang daming ilaw, hindi ko kayang bayaran ng kuryente. Pero ngayon, yan na po ang bahay ko. Nakita niyo ba yung dalawang kotse sa gilid? Nakikita niyo? Bukod dyan, meron pa ako yung sasakyan. Gusto niyo makita? Yung dating tricycle driver, may sports car pa. Tingnan niyo naman yan, ha? European car po yan. Pagsakay kaming mag-asawa, alam niyo ba, napapalingon ng mga tao. Lampas na kami, lumilingon pa sila eh. Yung iba nagmumura. Alam niyo sabi, hayop, ang ganda. Sabi ko sa asawa ko, ma, minumura ka. Hindi, joke lang po. Tapos, dire-diretso po, tuloy-tuloy syempre ang naging resulta natin. Ang maganda dito sa First Vita Plus, oh, kumikita ka, tapos yung negosyo mo nadadagdagan pa. Syempre, saan mo ilalagay ang kinikita mo? Dapat doon sa kumikita pa ulit. Alam nyo, sunod kong pinagawa, o binili, o eto. Meron po kaming Vita Eagles Building sa Cabuyao City sa Laguna. Along National Highway po yan. Ang ganda ng pwesto. Tingnan nyo naman nagre-rent kayo, no? Palawan. Palawan Pawn Shop. Yung sa taas po niyan, ano yan? Ang spa. 15,000 ang taas, 15,000 yung Palawan. 30,000 po yon. Pag pumasok ka sa likod niyan, anim ang apartment. Tatlo sa baba, tatlo sa taas. 4,000 ang renta ng isang apartment. 24,000 yun. Kumikita po ako dyan sa aming Vita Eagles building ngayon ng 54,000 a month. Pwede na? Siyempre, wala pong tapos, dire-diretso. Kasi nga po, ang ganda ng negosyo natin at big time ang kumpanya natin. Kaya naman, bukod po sa building namin na yan, meron pa po kaming condo unit sa Shore Residences sa May Mall of Asia. Ngayon po, pinarerentahan din namin yan. Ang renta, 45,000 a month. O sige nga po, compute natin. 45 plus 54 plus 18,000 sa apartment namin sa Calamba. Meron po kaming kinikita, 117,000 passive income. Lahat po ay nanggaling dahil dito sa big time na kumpanya ng First Vita Plus. Nakita nyo ba kung gano'ng kaganda? Isipin nyo ha, 15 years naming ginagawa ang negosyo. Yan na po yung mga nakuha namin dito sa kumpanya ng First Vita Plus. Di ba mabilis? Sige nga kung hindi mabilis, magtanong kayo sa kapitolyo nyo. 10 taong empleyado doon, wala pang kondo. Maghanap ka ng teacher na kakilala mo. Nag-retire na, hindi kasing ganda ng kotse ko ang binili niya. Maghanap ka ng kamag-anak mong nag-a-abroad. Hanggang ngayon, hindi pa nakakapagpagawa ng apartment. Pero pangarap nila yon. O bakit? Ako meron. Kasi kumikita po kami dito. Nangyari po yan, 15 years na bago ang buhay namin dahil dito sa kumpanya. Pero alam niyo po ba, malaki na po yung pinagbago ng buhay ko. From tricycle driver, walang pera, ngayon po, kumikita sa First Vita Plus. May magandang bahay, may mga sasakyan, at mayroon pong mga negosyo. Bago na po ang buhay ko ngayon. Pero alam niyo ba, pag naalala ko nung araw, nung ako tricycle driver pa, nangingiti ako. Alam niyo kung bakit? Nasasabi kong mahirap maging mahirap. Totoo po yan kasi karanasan ko. Ang mahirap gawin na isang tao naghihirap yung kapag gipit na gipit ka sa pera, kailangan mong mangutang sa ibang tao. Karanasan ko dati, yung dalawang anak ko may sipon, Daiso din lang bibiling ko. Ilang bahay na napuntahan ko, wala magpautang sa akin. Ito, hindi ko makalimutan to. Karanasan ko to dati. Hawak na yung pera, ayaw pa ibigay. Sabi sa akin, Fidel, may 100 ako, mangako ka muna, kailan mo ibabalik? Kailangan ko pang mangako para mautang ang pera nila. Pero hindi yan ang masakit. Ang masakit, ang mangutang ka sa kamag-anak. Naranasan niyo na yan? Karanasan ko dati, yung motor ko, dalawang buwang hindi ko nahulugan. Sabi ko sa nanay ko, Nay, samahan mo ako sa kapatid mo, mangungutang ako sa kanya. Sinamahan ako ng nanay ko. Nagsabi ako ng pera sa kapatid niya. Alam niyo ba, sinermonan ako? Sabi sa akin, di niyo pala kaya ang hulugang motor na ganyan. Kuha kayo ng kuha, tapos nga, bahala kayo ng mga tao. Mga kalahating oras akong sinesermonan. Pagkatapos ng kalahating oras, sabi sa akin, wala.
wala pala, nanermon pa. Alam nyo, sama ng loob ko. Galit na galit talaga ako. Pero alam nyo, nung nandito na ako sa First Vita Plus, dito meron ako natutunan. Gusto nyo i-share ko sa inyo? Ang natutunan ko dito, hindi pala solusyon na magalit ka sa mga taong inuutangan mo na hindi ka na pautang. Alam mo, solusyon sa problema mo? Pagandahin mo ang kabuhayan mo, paramihin mo ang pera mo para kahit kailan, hindi ka na mangungutang sa ibang tao. Hindi po ba? Alam nyo, nung araw, nung ako tricycle driver pa, pag magpapasko, pumupunta ako sa barangay. Nanghihingi ako ng stub. Uso ngayon yun, ha? Yung stub, grocery items po ang kapalit mo. Pag hindi ako nabigyan sa barangay, nakikipila ako sa munisipyo. Nagbabaka sakaling baka doon ako mabigyan ng grocery. Baka may keso panglagay namin sa lamesa, wala kaming pambili noong mga panahon na yun. Ang problema, pag ikaw yung pinakamababang tao sa lipunan, wala kang koneksyon kay mayor, lalong hindi ka nabibigyan. Totoo po yan, nangyayari po yan sa karapihan. Kaya lang tinanggap ko na yun. Alam ko wala akong control doon. Alam nyo, nung nag-start ako sa First Vita Plus, hindi agad ako kumita. 2 years hindi ako kumikita. Pero 2010, nararamdaman ko, kumikita na ako. Alam nyo kung anong ginawa ko? Namili ako ng 20 na kabarangay namin, yung pinakahirap na hirap sa buhay. Bispiras ng Pasko, nangangaruling kami sa kanila. Ayaw magbukas. Pinipilit namin katukin yung pintuan nila para magbukas. Pag nagbukas, pasensya na, wala kaming pera. Ang totoo, kami ang may dalang grocery items panghanda po ng Pasko. 2011, ginawa kong 40 na kabarangay namin, kinaruling namin, binigyan namin ng aginaldo. 2012, 80 na kabarangay namin, kinaruling namin, binigyan namin ng aginaldo. 2013, ginawa kong 120 na kabarangay namin, hinihintay na kami. Sabi nila, nasaan kaya si Pinapidel? Pupunta kaya? Imagine niyo yung 120 na bahay na kinantahan namin. Halos inabot kami ng umaga. Ang sasama pa naman ng boses namin. Alam niyo ba, bawat isang balot na groceries na pinamimigay namin, 500 ang halaga nun. O sige nga po, i-multiply natin sa 120. 60,000 po yun, magdamag ko lang pinamigay. Pero okay lang, at least nakakatulong naman. Tama po ba? Kaya alam niyo, nung sumunod na Pasko, hindi na kami namigay. Bakit? Kasi po, napag-usapan namin mag-asawa, yung pinamimigay namin pagkain sa kanila, pag nakain nila yon, tapos ang tulong namin. O, alam nyo, ginawa namin, kumuha na lang po kami ng mga kabataan, nagpaaral po kami ng college. Alam nyo po ba, nakakalabing tatlong college student na po ang napapag-aral namin. Yung isa dyan, pamangking ko, ang tinapos po niya, electrical engineer. O, tingnan nyo po ako, ha. Dating tricycle driver, high school graduate, walang pera, nangungutang, nanghihingi pa nga, pero ngayon kaya ko nang makatulong sa iba. Sige nga po, itatanong ko lang, kung mabibigyan ka ng pagkakataon, saan mo gustong lumagay? Ikaw ang tinutulungan o ikaw ang nakakatulong? Ako ang nakatulong. Kung yan ang pangarap mo, makatulong sa ibang tao, ano mo na gawin mo? Tulungan mo muna ang sarili mo. Sumama ka muna sa amin dito sa First Vita Plus. Para pag yumaman ka rito at marami ka ng pera, matutulungan mo na lahat ng taong gusto mong tulungan sa kanila. Alam niyo bang masarap mabuhay pag marami kayong pera? Agree po ba kayo doon? Yes. Totoo, kasi karanasan ko. Karanasan ko dati, yung asawa ko magbe-birthday. Hindi ko binabate. Akala niya nakalimutan ko. Malapit na ang birthday, galit na galit sa akin. Kasi hindi ko nga nababate. Akala niya nakalimutan ko niya. Pero alam niyo ginawa ko? Nagpabook ako sa Boracay, kaming dalawa lang. Oh. Alam nyo kung saan kami nag-stay dyan? Regency Hotel. Isa po sa magandang hotel sa Boracay. Ang ganda ng hotel namin, may swimming pool pa sa loob ng compound. At 3 araw kami dyan. Alam nyo kung anong ginawa namin doon? Ano hinihintay nyo? Siyempre na masyal. Tapos, birthday ng asawa ko yan. Nag-birthday yung anak kong bunso. Alam nyo ba, pinasyal ko rin sila. Namasyal po kami sa Singapore. Birthday ulit ng asawa ko. Ay, birthday ko naman. Sabi ng asawa ko, pa, babawi ako sa'yo. Ipapasyal din kita. Alam nyo ba, pinasyal ako ng asawa ko. Gusto nyo malaman ko saan? Dito. Namasyal kami sa Beijing, China. Nung pumunta kami dyan, alam nyo ba, inakit namin yung Great Wall of China. Tapos, nung pumunta kami, ang lamig doon.
Apat na araw kami dyan. Ang ganda ng hotel namin. Alam nyo kung anong ginawa namin doon? Namasyal nga. Ano bang hinihintay nyo sagot? Namasyal po kami sa China. Tapos, birthday ng asawa ko. Niregaluhan ko siya. Gusto nyo malaman kung ano? Ito. Mini Cooper. Alam nyo kung magkano yan? 2.7 million. Imagine niyo, regalo ko lang sa asawa ko, 2.7 million. Hindi po ba? O sige nga po, sa mga nakikinig ngayon na mga may asawa na kababaihan, itatanong ko lang. Niregaluhan ka ng ganyang kagandang kotse ng asawa mo. Tanong lang po, mamayang gabi, maliligo? Hindi. Yung asawa ko po, naligo na. De joke lang. Tapos, birthday po ng asawa ko yan, October. November, sabi ko sa kanya, ma, parang mainit yata sa Pilipinas ah. Magpalamig kaya tayo. Alam nyo kung saan kami nagpalamig? Dito po kami nagpalamig. Sa London, UK. Oh, nakita nyo yan? Imagine niyo no? Totoong London po yan ah. Hindi yan yung pinupuntahan ng mga empleyado. Ang pinupuntahan nila, loan dito, loan doon. Loan dito, London. Ito po, totoong London yan. At alam nyo po ba yung London? Hindi ko na yung pinangarap kaya. Hindi yan abot ng panaginip ko, hindi yan abot ng pangarap ko. Hong Kong, nangangarap ako. Thailand, nangangarap ako. Nangangarap ako ng Singapore. Pero ang London, hindi yan abot ng pangarap ko. Kaya lang, ito ang napakaganda sa kumpanya natin, sa First Vita Plus. Sobra na sa pangarap mo, ibibigay pa sa'yo. Ganyan ka big time ang kumpanyang nakita mo. O tapos, nag-birthday naman po yung anak ko, dito kami nagpunta. Japan. 10 days po kami dyan. Alam niyo po magkano ang package ng Japan? Package? Baka gusto niyo rin pumunta ng Japan mag-anak. 85,000 ang isa. Hotel, airplane mo, may tour na kasama. Hindi kasama ang pagkain, tsaka yung shopping mo. Gumastos po ako dyan ng more or less kalahating milyon. Sabi ng iba, ang luho mo naman, masyado ka magastos. Alam niyo po ba? Hindi po gastos yan. Pagkasiyahan ng pamilya mo, kahit magkano, gastusan mo yan. Dahil kaya nga po ako sumali para sa kanila, kaya binibigay ko sa kanila yung magandang buhay na para sa kanila. Tapos, ang birthday po ulit yung asawa ko, din po kami naman siya. South Korea. Pinuntahan namin yung Nami Island. Alam niyo po ba yan? Diyan nag-shooting si Liza Soberano at si Enrique Hill, kung hindi niyo alam. O kilala niyo po ba si Enrique Hill? O yan, oh, tayong-tayo pa lang, Enrique Hill na. Nakikita niyo ba? Dahil joke lang po. Tapos, birthday ulit ng anak ko, dito po kami nagpunta. Sa Disneyland, sa Hong Kong naman. 10 days din po kami dyan. Birthday ulit ng asawa ko, syempre, love na love ko po yun. Alam niyo kung saan ko siya pinasyal. O dito. Sydney, Australia. Kaya alam nyo, pag may nagsabi sa inyo hindi totoo First Vita Plus, kasi kung hindi kami, maaaring hindi po kami makapunta sa mga lugar na yan. Kasi pag wala kang pera, visa pa lang, mahirap pumunta sa Australia, mahirap pumunta sa London, mahirap pumunta sa Japan. Ibig sabihin, may pera sa First Vita Plus. Nakuha nyo po yan? Oh, birthday po ulit ng anak ko. Siyempre, ang request niya, snow. Dito naman po kami nagpunta. Bumalik po kami sa Korea. Tapos, nagpunta po kami sa ski resort. Oh, tingnan niyo po yung dalawang anak ko. Yan yung mga ngiti na hindi mo kayang bayaran ng pera. Magkano ang package ng Korea? Peak season po yan, ha? Korea, 85,000 din ang isa. Imagine eh. Ito mag-a-abroad kami, kalahating milyon ang ginagastos ko. Okay lang. Di naman po ako nagbibisyo. Di naman ako umiinom. Di naman ako nagsusug. Kumikita ako, nilalaan ko talaga para sa kasiyahan ng pamilya ko. Kaya kung ikaw gusto mong mapasaya ang pamilya mo, panahon na para gawin mo ang negosyo ng First Vita Plus. Alam nyo ba, sa totoo lang, nung makita kong First Vita Plus, kontento na po ako sa buhay ko eh. Kahit tricycle driver lang ako, tinanggap ko na natatanda akong tricycle driver at mamamatay akong tricycle driver. Pero nang makita kong First Vita Plus, sumali pa rin ako. Alam niyo kung bakit? Hindi para sa akin, para dyan sa dalawang anak ko.
Kasi isipin nyo, parehong lalaki, kung hindi kaya ako yumaman sa First Vita Plus, kayo na po ang magsabi, ano kayang buhay meron yung dalawang yan? Malamang tricycle driver din, hindi po ba? Ang problema ko, hindi ko kayang bumili ng bagong tricycle. Anong gagawin namin? Shifting kami sa motor ko? Isang 6 to 2, isang 2 to 10, at saka 10 to 6. Baka ako pang panggabi, akong pinakamatanda. Kawawa naman ako, di po ba? Mabuti na lang may ganitong kumpanya ng First Vita Plus na nakakapagpabago ng buhay ng mga tao. O birthday po ulit ng asawa ko. Last year lang po, dito naman kami namasyal. Osaka, Japan. O nakita nyo? Imagine nyo, birthday ng asawa mo, birthday ng anak mo. Imagine mo lang, ikaw yan, abroad kayo. Ano kayang kasiyahan na kaya mong ibigay sa pamilya mo kapag ganyan? Di po ba? Birthday ulit ng bunso ko? Oh, hindi po kami abroad kasi pinaghandaan ko ang birthday niya. Ito po niregalo ko sa kanya. Niregaluhan ko siya ng brand new top of the line Honda City Sports. 18 years old ng anak kong bunso. Tatandaan nyo kanina sa tricycle, yan po yung buhat-buhat ko na bata. Yan yung katulong kong nagsakripisyo na nag-uumpisa ako sa First Vita Plus. Alam nyo bang yung batang yan, 7 years nang kumain ng kanin. Hindi ko pinapakain ng kanin. Dede lang ng dede yan ng gatas at saka ng First Vita Plus. Sabi nga ng nanay ko, aba pwede pala yon. Hindi ko makain ng kanin, buhay din. Ba't di ko pinapakain? Kasi nga po, maaabala ko sa pagpa-First Vita Plus ko. Sabi ko sa anak, magtyaga ka lang. Anak, sakripisyo tayo. Balang araw, babawi ako sa'yo. Hindi naman niya naintindihan yun kasi nga baby pa eh. O ngayon po, bawing-bawi na ako sa anak ko. Sobra-sobra pa. Binalik ko sa kanya. Yan po yung nangyari sa amin. Yung anak kong panganay, kasi dalawa yung anak ko, ito po yung anak kong panganay, si Christian Rez. OP speaker din ng First Vita Plus. Meron po yung sariling grupo kumikita. Ang kotse niya, naka Monteros po yan. Siya ang bumili. Tapos po, bago lang po yung kotse niya, anong motor niyan, Ducati Scrambler. Ako po ang bumili niyan, pero hinuhulugan niya sa akin. Wala nang libre sa panahon ngayon. Di po ba? So, sa kanya rin. Yung batang yan, hindi naniniwala sa akin. Pag sinasabi kong yayaman ako, sabi niya, paano ka yayaman? Mahirap lang tayo. Pag sinasabi kong bibili ako ng kotse, paano ka bibili ng kotse? Tricycle driver ka lang. O nga naman, realidad lang naman yung sinasabi ng bata, naintindihan na niya. Ang hindi niya alam, may magandang buhay sa First Vita Plus. Noon po yon. Pero alam niyo po ba ngayon? Kasama ko ng humahataw, kasama ko ng nangangarap, at kasama ko nang naghahanap ng mga taong tutulungan para mabago rin ang buhay. Hindi ba ang ganda nun? O ngayon po, alam nyo ba ang kotse ko? O eto ang daladala ko. Brand new Ford Raptor. Imagine nyo, bagong kotse na naman. Nangyari po ang lahat ng yan, 15 years naming ginagawa ang negosyo. Pinakita ko sa inyo para maramdaman mo, baka naghihirap ka ngayon. Totoong may pag-asang magbago ang buhay dito sa kumpanya ng First Vita Plus. O ngayon, baka nag-iisip ka pa, baka nagtatanong ka. Ang tanong mo, paano mo ginawa yan, Fidel? Paano ka nakarating sa kalagayan mo ngayon? Bibigyan ko kayo ng dalawang tip. Ito po yung ginawa ko na nakatulong sa akin, kaya nakarating ako kung anong meron ako ngayon. Nabasay niyo yan? Ready po ba kayo? Ito ang unang tip ko sa'yo. Dapat matapang. Yes. Kung na-interest ka ngayon, huwag ka nang magduda. Huwag kang matakot. Sumali ka na. At kapag kasali ka na dito sa First Vita Plus, dapat matapang ka. Ipaglaban mo ang decision mo na nandito ka sa kumpanya natin sa First Vita Plus. Nung ako sumali, alam nyo ba, tinapangan ko lang. Ang problema ko dati, wala akong kakampi sa pamilya ko. Yung asawa ko, ayaw. Yung nanay ko, loko-loko daw ako. Dalawa na lang yung kapatid ko, kasi tatlo kami magkakapatid, hindi ko pa mapasali yung mga kapatid ko. Yung mga kamag-anak ko, hindi naniniwala.
Alam niyo sabi ko? Kung ayaw niyong lahat, bahala kayo. Basta magtutuloy ako. Ganun ako katapang nun. Yung asawa ko, dahil ayaw, nag-apply sa Taiwan, natanggap. Sabi niya sa akin, pa, huwag ka nang mag-First Vita Plus. Dito ka na lang sa bahay. Alagaan mo yung mga anak natin. Pero kahit ayaw niya, nagpe-First Vita Plus pa rin ako. Malimit nga, nagtatalo kami. Malimit nga, nag-aaway kami. Dumating ako sa point na tinanggap ko na sa sarili ko, sabi ko sa sarili ko, bahala ka. Kung gusto mo, maghiwalay na lang tayo. Iniisip ko nang maghihiwalay po kami ng mag-aasawa. Kaya lang, siguro naawa din sa akin. Pinabayaan na lang ako sa gusto ko. Alam niyo ba, habang ginagawa ko ang First Vita Plus, maraming discouragement. Maraming nagsasabi sa akin, hindi totoo yan, hindi mo kaya yan, hindi kaya yaman dyan. Yung iba nga, malalapit pa sa akin, mga kaibigan ko. Kaya lang, tuloy-tuloy ako. Kahit anong hirap ng pinagdaanan ko, 2 taon wala akong resulta, tuloy-tuloy pa rin ako. Bakit? Sabi ko sa sarili ko, kailangan kong maging matapang. Dahil pag matapang ako ngayon, makakarating ako talaga sa buhay namin ako kung anong nangyari sa akin dito sa First Vita Plus. Yan po yung ginawa ko. Pangalawa, o ito pa po, dapat masipag. Sa bagay, kahit naman saan, dapat masipag ka. Kahit sa kumpanya na nagtatrabaho ka, dapat masipag ka. Ang problema, maraming masipag sa labas, hanggang ngayon, naghihirap. Tama po ba? Sa First Vita Plus, kapag masipag ka, totoo ang pagyaman, mababago ang buhay mo rito. Alam nyo, ginawa ko dito, sinipagan ko talaga. Dahil nag-abroad ang asawa ko, iniwan niya sa akin yung 2 anak namin. Ako naglalaba, ako nagliligpit, ako nagluluto, ako nag-aalaga. Ako lahat ang may obligasyon sa bahay namin. Pero alam nyo, kahit obligasyon ko lahat yon, araw-araw umaalis ako ng bahay, nagpe-First Vita Plus ako. Pag sinabing mag-attend ako ng training, nag-a-attend ako. Pag sinabi na pag-seminar ako, nag-a-attend ako ng seminar. Pag may event, pumupunta ako. Swerte nga kayo ngayon. Alam nyo bang lahat online na, kahit nasa bahay mo, pwede ka na lang sa bahay mag-attend, pwede ka sa bahay mag-imbita. Noon, araw-araw kong umaalis para ko mausap tao. Pero ginagawa ko yon. Hindi isang linggo, ha? Hindi isang buwan. 2 taon, tuloy-tuloy ko yung ginagawa. Nangyari nga sa akin, uwi ako ng gabi. Yung 2 anak ko, tulog na sa kapitbahay. Ang gagawin ko, bubuhatin ko lang sila para tabi-tabi kami matutulog. Ang malungkot, wala kang asawa, walang naghanda ng pagkain, wala man lang maghahanda ng kape. Pero araw-araw ko pa rin ginagawa. Alam niyo kung bakit? Kasi naniniwala ako na sipagan ko lang, totoong mababago ang buhay ko at mababago ang buhay ng pamilya ko dito sa First Vita Plus. At hindi naman ako nagkamali. Yan po yung 2 ginawa ko na makakatulong din sa'yo kapag nag-umpisa ka dito sa negosyo ng First Vita Plus. Kaya ikaw, oo nga ikaw, kung na-interest ka ngayon, kung nagustuhan mo ngayon, mag-decision ka na, sumali ka na ngayon. Kasi sinisigurado ko sa'yo, kung nabago ang buhay ng isang tricycle driver na katulad ko, sigurado, mangyayari din sa'yo. Yun lamang po, maraming salamat at great morning po sa inyo lahat.